Within a year, 14 other organizations, with a collective membership of close to 300,000, joined the Escaparate movement and helped their members become sellers in the marketplace. Today, there are almost 300 micro-entrepreneurs with their individual showcases in the platform. Escaparate is an assisted platform where the seller is not left on their own, but is given access to online billing and payment services through PayMongo, online fulfillment support, training and mentoring, digital market support, and online selling events in cooperation with other progressive organizations. The goal of Escaparate is to have 100,000 micro-entrepreneurs and 1 million products on the platform by 2026. Its vision is to be the face, the voice, and the muscle of the entrepreneurial supply chain. In 2020, with the COVID-19 pandemic, the Philippines, like most countries of the world, was plunged into a lockdown. Though necessary to protect the health of the public, the lockdown adversely affected the vast majority of micro-entrepreneurs. The biggest microfinance institutions in the country estimated that 9 million brick-and-mortar micro-enterprises, most of them women-led, had become invisible and were therefore in danger of not surviving. As a response, a group of social entrepreneurs created a platform that would put micro-entrepreneurs in the digital space. The micro-entrepreneurs were complaining that they could no longer sell the products because of the lockdown. Their stores were closed. Some were saying that their sales had dropped to zero. We thought then that the best response to the problem was to bring them online. Thus was born Escaparate.com, an online marketplace where the entrepreneurial poor could showcase their products and be accessed by anyone in cyberspace. Launched on September 8, 2020, it started with only 33 entrepreneurial mothers who were members of Kabuhayan Saganap na Kasarinlan, a microfinance institution operating in the urban poor areas of Central Luzon, Metro Manila, and Calabarzon. Ano talagang gusto ko po ay magkaroon ng farm. Why not try machine farming? Natutuwa po talaga ako dahil naka-join ako sa Escaparate kasi doon nag-start na mabuhay uli yung production area. Yung target market ko, naabot niya na. Parang natutuwa po talaga ako. Within a year, 14 other organizations with a collective membership of close to 300,000 joined the Escaparate movement and helped their members become sellers in the marketplace. Today, there are almost 300 micro-entrepreneurs with their individual showcases in the platform. Escaparate is an assisted platform where the seller is not left on their own, but is given access to online billing and payment services through PayMongo, online fulfillment support, training and mentoring, digital market support, and online selling events in cooperation with other progressive organizations. The goal of Escaparate is to have 100,000 micro-entrepreneurs and 1 million products on the platform by 2026. Its vision is to be the face, the voice, and the muscle of the entrepreneurial poor in the global supply chain.
Pasok na mga suki! We are iskaparate.com, an advocacy helping nanays gain a platform for their homegrown businesses. Our nanays sell delicious food, homemade crafts, and more. Every purchase helps uplift a family and a community. Bisita na! Paracelis Mountain Province.
So ano po ang pinaka social custom natin sa Dandan tribe? Ano po ba ang kung i-describe niyo sa amin? Mga gatang ay magagaling po kulang mag-hobby. Pero ang mga gatang may kulang po kami. Red, yellow, white, and black. Kasi yung mga ibang tulay din sila. So ang ginagawa po namin, yung tribe lang po namin ang kulay lang po ng tribe namin ang ginagawa namin minsan. So at saka magaling po sila sa beadworks. Lahat po ng mga gamit ng mga gatang, may mga beads, magaganda ang mga gawa ng mga gatang. Okay, we'll start in 2 minutes. Okay, handa na po ba kayo mga nanay? May 1 minute pa tayo while we are waiting for more participants. So pwede nang kumuha ng tubig, pumunta ng banyo. Para makapag-umpisa tayo by 9 o'clock.
Okay, pwede nang mag-umpisa. So, Ram, mag-uumpisa po tayo ng isang panalangin at ito ay babasahin sa atin ni Kuya Ricky. Na po. Okay na po. Sige. Ilagay natin ang ating saloobin sa ngalan ng ating may kapal at tayo po yung manalangin. Iyoko natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Diyos na banal, maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa iyong kalinga at patnubay sa mga biyaya na ipinigay ninyo upang makapagtipon muli kami sa umagang ito. Bigyan niyo kami ng bukas na puso at isipan sa dagdag na kaalaman at sapat na sa lakas at katalinuhan upang maibahagi namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipong ito. Ilagay niyo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkos ay bukas palad na magkaloob ng anumang tulong. Patnubayan niyo po ang aming mga mahal sa buhay at basbasan ang aming resource person sa araw na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat po, Kuya Ricky Molo. Okay, yes. It's a beautiful day, di ba? Good morning, mga nanay, mga tatay, kuya at ate. Yes, good morning po sa inyong lahat. So, narito na naman tayo. This is our pang-anim na session na mula na nag-umpisa ang Gabay Iskaparate. Okay, so we also welcome yung mga nasa FB live stream, no? Ito, we expect a good number of participants ngayon sa ating meeting at sana ay makapasok na sila at mag-uumpisa na tayo in a bit. So, salamat sa inyong usual support and continue support because Gabay Iskaparate will continue to be providing learning programs for all of you. Okay, so can we have the next slide, please? Ayan. I am showing here the upcoming events of Gabay Iskaparate, no, being provided by Gabay Academy. The one in yellow on December 4 is your next session. If you look at the topic, ito yung mga kadahilanan kung bakit nalulugi ang negosyo. Yeah, that's another good topic and it will be conducted by Mr. Edgardo Amistad, former president siya ng UCPB CIIF Finance, no? So sana makadalo din kayo niyan. That's from 9 to 11. Actually, that's next Saturday. So parang crinamp na namin yung mga sessions because we don't want to hold a session towards the latter part of December because we can see that you will be very busy. Now, ito siningit din namin ito kasi gusto namin makuha ninyo itong session na ito for this year. Ito yung sa December 11, digital marketing, no? This will be conducted by Jaime Borromeo. So maganda rin ito because this is the latest way of doing selling, diba? Via online, via digital. So we hope to see you here also. This is again a Saturday from 9 to 11. And finally, on December 16, it is not a session,
it is our Christmas program. So, ang aming title nito ay Sa Iskaparate, Pasko Na. Then, tingnan nyo po ang oras. We will start at 8 o'clock with a mass. Magbimisa po tayo niya, no? Siguro mga 30 to 40 minutes lang yan. And after that, the program follows. We would like to invite all the nanays, tatays, members ng Iskaparate because you are all invited. Meron po tayong games dito. Wala pong seminar ito. O, tapos na po. Ang seminar natin will end on December 11. Magsasayahan tayo sa araw na yan. In fact, ang request namin sa inyo ay magsuot kayo ng sombrero. Kahit anong sombrero, kasi half body lang nakikita natin, diba? So, sombrero, Christmas hat. It can be your salakot, it can be your buri hat, it can be the Santa Claus hat. Pero lagyan nyo ng konting palamuti, diba? Lagyan nyo ng glitters, ng balls, or star, whatever comes out of your creativity. Ilagay niyo po diyan sa inyong sombrero kasi yun yung isusuot natin, no? Para makita tayo, ay Christmas na nga sa kanya. Okay, so other than games and then of course contest yung games na yan, ano? Meron tayong para fall. Ayan. So sana ay mapapalarin kayo, no? To take one of these raffle prizes, okay? And then the morning will end with a Christmas message from our beloved chairman, Mr. Joey Bermudez. At maglalabas kami palagi between na, although nagpalabas na kami ng, you know, teaser date, no, save the date. But within the week until our Christmas program, maglalabas kami ng mga invite announcement and we hope you will comment na doon lang namin makikita if you are attending or not. We'd like to see, you know, how big is the number, no? Kung sino yung a-attend. But you are all invited, okay? So yan yung sa ating event on December 16. Can we go to the next page, please? Ayan. So eto nga yung sample of what we already released to our Iskaparate members. Ito yung sa left side. Ito yung sa Iskaparate, Pasko Na. Save the date, December 16. Okay. Now, this will be Zoom meeting lang, no? Online lang tayo po yung ating party na ito. Actually, it's also a thanksgiving to all of you for all that happened in 2021. Now, on the right side of your screen, you will see, meron po kaming ibibigay na... another pa-contest. Alam namin mga creative kasi yung mga nanay eh. And this is the Christmas card making contest, no? So, ang Christmas card na yan, gawin niyo, no? Huwag niyo ipagawa sa labas na artist. Kayo lang, no? And may tema siya, may theme. Ang theme niya ay bayanihan sa bayanihan. Okay, yung bayanihan, yan yung ating Iskaparate, di ba? Okay. So, pwedeng gumamit kahit anong materials. See? Walang requirement, no? So, the more creative you are, the better it is for your finished card, Christmas card. Yun nga lang, we will request na merong message sa card. Diba yung Christmas? Diba yung card, when you open it, may mga message yun dyan sa loob. So, that message can be English or Tagalog, no? At ipadala nyo yung entry dyan kay Bia, Miriam Katimpo Manalo. I-email nyo or i-messenger. Please, huwag nyo pong ipadala sa Iskaparate community. Otherwise, the whole community will see your idea. O di gagayahin yung inyong magandang ideya, di ba? Huwag nyo ipadala sa Gabay Iskaparate messenger chat. Huwag din doon. Kasi makikita din nila kung ang galing ng gaano kagaling yung ginawa mo at baka gagayahin nila. No? So please, just send it directly to Bia, Miriam, Katimpo, Manalo. Okay? So may deadline po tayo dito kasi pag ipon-iponin yung mga entries ninyo at ipapadala natin sa judges. Yun. And we will choose 3 winners and we will give them cash prize. Okay? So ang deadline po ay December 10, no? Hanggang hapon.
So sana you will all participate because there is enough time na binibigay namin para matapos itong Christmas card. Kahit anong material po. Oh, so dapat picturean niyo lang, no? Wag niyo na ipadala, ipa-grab or wag na po. Picturean niyo lang po yung actual product niyo. Okay po. Oh, we'd like to welcome Mr. Joey Bermudez, our chairman. Hi, sir. Good morning. Hello. So, si Sir Joey has always been present in all our gabay escaparate sessions. Morning po. Good morning po, sir. Good okay. morning. So, let's move to the next slide, please. Ayan. So, ito namang session rules. We always say this in every session, and right now I see a number of names, new names attending the session for the first time. So it may be good to just, you know, repeat what these rules are. So ang request po namin, i-close niyo po yung video and audio niyo once the session starts, ha? Para wala masyadong interference at saka hindi nagkahirap yung ating connectivity. Write your questions in the chat box kung meron po kayong tanong, or send that to the messenger created for this group, no? Sasagutin namin yung mga tanong ninyo given the time allowed. Pag hindi po kaya dahil wala na pong oras, we will still answer your questions but directly na po sa inyo. Okay. Now we provide certificate of participation for those who finish the session, no, sa mga nanays. Ang request lang namin, once you get the certificate, magpa-picture po kayo, no, holding the certificate, and because we will post that to the Escaparate community. Yung ibang mga nanay at tatay nahirapan because they have to print the certificate, no. So ang suggestion namin, pinapadala namin yan sa inyo. So ilapit niyo na lang, i-enlarge niyo yung ano, yung sa inyong mobile phone, tapos pakuha kayo sa inyong anak o sa inyong ano, spouse, and then this picture you send to us. You don't have to print your certificate. And well, please stay until the end of the session because we always take a group shot, group screenshot of everyone. And finally, we always give anong say mo. It's a feedback survey where you will put down your thoughts, and especially ano ba yung ibang seminar na feeling ninyo makakatulong sa inyong growth, no, at saka advancement pa as an entrepreneur. Okay, so next page please. Ayan. So ito pa yung mga pictures na pakita ko lang sa inyo, na ito na yung sumama sa ating group shot. The others who are not here, maybe they're too shy, hindi nila inopen ang kanilang camera. So later, kukunan tayo ng group shot and we suggest you open your camera for this posterity pose. Next, please. Ay, ayan. So papunta na po tayo sa ating session. Ako po yung inyong speaker for this session. Ang session po natin ay palaguin ang potential sa pagbebenta. So bago po ako napadpad sa mundo ng Escaparate, ako po ay galing sa Unicorn Insurance Corporation, no? Human Resource Head at Robinson's Bank and China Trust. Okay. Sa lahat naman ng sinulat ko dyan, ang pinakagusto ko ay yung nasa huli. Ako po ay may husband, no? Si Joe Abraham. Ako po ay nanay din, kagaya ng karamihan sa inyo. And I have 4 kids and 6 children. Call me Gigi. They don't call me Lola eh. Ang tawag nila sa akin, Gigi. Ano ba ibig sabihin ng Gigi? Ang ibig po sabihin ng Gigi ay anong tawag nila? Grandma, glorious grandma. Yun ang ibig sabihin nila ng Gigi. Okay. Gorgeous grandma. Yun daw ang ibig sabihin. Okay. So, yan yung pinaka special line for me. Okay. So, maybe we start with the session.
Okay, so I think Ram is preparing my slides. So some of you would have heard me in, we were together in Tapang at Kumpiyansa. Some of you, we were together in our past lives, no? Kaya natutuwa ako at nagkikita-kita tayo ulit dito. Ayan, so i-request lang po namin na i-mute niyo na po ang inyong mic. So eto na tayo, eto na po yung session natin, palaguin ang potential sa pagbebenta. Can we have the next slide, please? Uumpisan ko po ang session ko ng isang kwento. So, nung unang panahon, wala pang cellphone noon, di ba? Maliliit pa tayo. Siguro yung mga ka-age group ko dito can relate to this. Walang cellphone, walang mga gadgets. And so, yung typical na laro natin ay bahay-bahay. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nakapaglaro-laro ng mga ganon. Di ba? Bahay-bahay, bahay-bahayan, tinda-tindahan, benta-bentahan. And I recall when I was still small, palagi kaming nagbebenta-bentahan at bahay-bahayan. No? Ang ginagamit namin na mga binebenta ay mga tansan. Tansan po. Okay? Cups ng Coca-Cola, ng 7-Up, mga ganun. Nag-gather din kami ng mga pebbles. Yan, binibenta namin yan. Mga dahon, kung ano-anong dahon, yan binibenta namin. At ano ang aming pera? Ang ginagawa naming pera yung candy wrappers. No? So candy wrappers in exchange for pebbles, mga ganun. So I don't have to tell you na siguro na at the end of the day, I always get the most of these candy wrappers. Okay, so fast forward into the future. I did not end up a salesperson. You know, my profession did not take me to that direction. I have been in human resource management in most of my career life. Okay, so do I have the experience of a salesperson? Oh yes. Oh yes, yeah. I have to always sell my ideas, my initiatives, my programs, you know? Even my budget request. Before I can make a move, kailangan may approval, and I always have to justify them. So some of the pictures I'm showing here are you know, you can see me selling these ideas. So anong pagkakaiba? With the selling that I was doing versus the selling that you are doing right now. May pagkakaiba ba? Sa tingin ko, wala. Actually, wala. No? Kaya sa umagang ito, tatalakayin natin kung paano ba magbenta. Kasi, you know, nobody is born a salesperson. Napag-aaralan siya eh, di ba? Tingnan nyo ang sarili nyo po. Right now, some of you natutong magbenta kasi nakita ninyo si nanay, si tatay, how he was doing yung benta na yan. Maybe from your past employer, nakita nyo rin, no? Or maybe some of you, dahil sa experience na lang at sa sariling sikap, ay natuto na rin kayong magbenta. So, now, pwede rin sa panahon ngayon, pandemic, some of you ay napilitang magbenta dahil sa sitwasyon. Diba? Nawala ng trabaho ang mister natin o yung kumpanya ninyo nagsara. So, kailangan yung merong perang pumapasok. And so, napilitan kayong magbenta. And therefore, you will find this session this morning very helpful for all of you, for these nanays, because we are going to discuss paano nga ba ang magbenta. Pwede bang may produkto ka, diretso na lang, sabak ka agad sa pagbenta? Baka meron tayong preparation na dapat gagawin. Okay? So, can we go to the next page, please?
Ayan. So, ito yung program natin sa sales, no? It will come in two parts. Part one, ito yung ngayong umaga. Ito yung the pre-selling part, no? Yan yung bago tayo magbentahan. But the part two will be on January 15. And please attend also this because this is a continuation. We have another speaker who is going to talk on the actual selling skills. And that will be in January already, January 15. Okay? So for today, next slide, please. For today, ito po yung layunin ng ating session, no? Paano palaguin ang potential sa pagbebenta? Uumpisahan sa paghahandang kailangan bago ang actual na pagbebenta. Alam niyo po, ang pagbebenta kasi kailangan ay may paghahanda, di ba? Parang it's so mali to just send someone out to sell. You are setting up this person to fail. Marami siyang rejection. Baka yung produkto niya na binibenta ay hindi mabili. And so you get discouraged, no? Kaya kailangan malaman natin ano ba yung kailangan preparation, paghahanda na kailangan bago yung actual na pagbebenta. And yung mga paksa natin ay yung the salesperson's winning edge, handling rejection, and the proactive person. Can you see the screen? Because I half screen lang ang nakikita ko eh. Nakikita nyo ba ang buong screen? Hello? Yes, ma'am. Ayan, okay. Yes, ma'am. So, okay, thank you. Thank you for letting me know kasi hindi ko, because my ed, parang hindi ko nakikita yung bandang huli. Okay, so the salesperson, winning edge, ano ba, bakit ba may mga taong, you know, a top salesperson? Ano bang meron sila? And then I will go to handling rejection. How do you handle rejection? And finally, what is the proactive na salesperson? How do I become one? So, yan yung mga topics natin this morning. Next page, please. So, mga nanay, mga tatay, ang tawag po sa iyo ay entrepreneur. Yan, no? So, kung may magtanong sa iyo, Nanay Rose, ano na ba ang ginagawa mo ngayon? Dapat ang sagot mo, ako ay isang entrepreneur. So, Tatay Danny, saan ka na ba ngayon? Ako po ay isang entrepreneur. So, ano po ba ang ibig sabihin ng entrepreneur? Ang entrepreneur or negosyante is a person who sets up a business with the aim to make a profit. O, tingnan nyo yan. You set up the business and ang intention mo is to make a profit. Ikaw yung owner ng iyong negosyo. Or, in other words, you are your own boss. And because you are the owner and you are your own boss, meron kayong mga tungkulin, no? As an entrepreneur. Kasi hindi basta-basta, no? Ang papasok ng entrepreneur. In fact, if you look at this, ano ba yung roles tungkulin mo? Malalim. Imagine, you create ideas. Tama nga naman because yung pagbebenta mo nanggaling yan sa iyong ideya, di ba? You have to create ideas, more ideas if you want to sell more, if you want to profit more, if you want to gain more, if you want to grow more. So creating ideas will not stop simply because meron ka ng produkto, no? And then look at your other tungkulin. Tungkulin mo mag-solve ng problems, no? Kasi nga business mo 'yan eh, di ba? Oo, ikaw may-ari niyan eh. So pag merong concern, ikaw lang ang pwedeng mag-solve niyan, okay? And once you have already mga tao helping you, mga kasamahan sa bahay, mga neighbors, mga sa kooperatiba,
you will already become a leader. No, you will lead these people. You will motivate them. You will inspire them to continuously do that quality product, di ba? So ikaw yun, sa iyo yung manggaling. And manage means manage the resources, no? Manage yung inventaryo, manage yung equipment, manage yung mga papel, no? Yan. Okay, that's manage, managing resources. And finally, sell. Ang entrepreneur ay kailangan marunong magbenta. At kung hindi ka magbenta, paano na yung mga produkto mo, di ba? So kailangan you have to learn how to sell. In fact, selling is the most important skill of an entrepreneur. Sayang eh kung hindi ka marunong magbenta, no? Okay. Now, if you look at the one na nakapuso, yan yung malalim na role po ninyo, no? Tingnan niyo. Ang galing. Ang role mo po ay binabago mo ang lipunan dahil nagne-negosyo ka, di ba? Binibigyan mo ng chance ang sarili mo at ang ibang tao, no, na maangat yung kanilang status in society and nai-improve ang economy. So, huwag niyong maliitin yung role ninyo as an entrepreneur. Huwag niyong sabihin, negosyante lang, nagbebenta lang ng ganito. Yung lang, tanggalin mo yung lang. Kasi malalim, no? Marangal yung iyong ginagawa. You are entrepreneur. You are shaping and improving society and economy as a whole. Okay? So, if as an entrepreneur, your most important role or skill that you need to learn is sell. Tingnan ko nga kung marunong ba kayong magbenta. Can we go to the next slide, please? Marunong ka bang magbenta? Tingnan ko nga, nanay, tatay. Sige, we'll have a short exercise. Who can creatively sell this pen to me? So ito lang, pakibenta yung ball pen na yan na nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo sa akin. Isa lang ang objective dito sa exercise na ito. Kailangan bibilhin ko ang ball pen na yan. At ito, masaya ito. Kung sino yung unang makapagbenta sa akin nitong ball pen na ito, ay merong matatanggap na 100 pesos na GCash. Yan. O, ayun na. Kasi bibilhin ko eh. So in exchange for the pen, you will have money. So I'll give you 30 seconds to strategize. How will you creatively sell this pen to me? And then if you are ready, pwede pong mag-unmute, no? At buksan niyo po ang inyong video para makita ko kung paano mo ibebenta yung pen na yan. Okay. Sige, raise your hand. Ayan, si Natalie ba is ready to sell? Yes, ma'am. Natalie? Good morning. Yes, ayan, ma'am. Good morning, Natalie. Good morning, ma'am. Natalie, paki-introduce lang. Good morning. Paki-introduce lang kung saan banda ka sa Pilipinas. Kasi ito pong ating session ay all over the Philippines, no? So, yes, Natalie, ma'am. Saan ka po? Taga saan? Yes, maganda umaga. Umpisahan ko po sa pagbati sa inyong lahat. Yes, I'm Natalie Bedoral. I'm living here in Villamor, Pasay. Have you heard me clear, ma'am? Yeah. Can you... Pasay? Did you say you're in Pasay? Yes, Villamor, Pasay, ma'am. Pasay City. Okay. So, from Pasay, Miss Natalie. Oh. Yes, ma'am. Meron bang ilaw? Kasi hindi ka namin nakikita. Oo lang, ma'am, ha? I-move ko lang yung laptop ko.
Oh, sorry. Sayang naman yung beauty po ninyo. Sige nga. Sorry, ma'am. Mukhang magaling na salesperson si Ma'am Natalie. Okay, Ma'am Natalie. Hindi, ma'am, ano lang. I've been try po tayo. Yes, ma'am. I've been... Kunwari, binibenta mo. Sige. Sige. Yes. Huwag mo sabihin ganito pag bibenta ko. O sige, benta mo sa akin. Kunwari, yes, ako yung... Magandang umaga, Ma'am Evie. Ako po si Natalie Bedural. I've been into Iscaparate for 9 months, maybe. Okay. Meron akong bagong produkto, Ma'am Evie. Ano po ito, ang pangalan? Yes, ma'am. Ang pangalan po nito is, I'll be using a brand na lang, ma'am. This is a new brand from Parker. As of now, I know that you are into HR manager. So, ito, ma'am, ay isang produkto na kailangan po ninyo sa inyong pang-araw-araw na hanap buhay, sa inyong pang-araw-araw na gawain. And then, ang napag-alaman ko po, Ma'am Evie, na paborito nyo po ang pink na ball pen. So, ito po yun ang aking i-ano sa inyo, ino-offer sa inyo. Una-una na ano, una-unang advantage is kailangan po ang Parker ball pen po na ito is sa inyong pang-araw-araw na gawain kasi every now and then you'll be going to have your own tawag nito ma'am pagsusulat, pag-take down notes sa mga ano yung mga important events especially right now that you are into our Zoom meeting, so maybe may mga important notes na kailangan yung gawin. So isa to, ma'am, sa mga ano, sa mga tools na kailangan niyo po. And then pangalawa pong ano, advantage po is napag-alaman ko po sa inyong friend na pink po ang paborito niyong kulay. So ito po, ma'am. And then pangatlo pong Okay. Natalie, nawala ka po. Sige. So habang si Natalie ay marami na rin nasabi si Natalie. So let's get another person if that's okay, Natalie. Sino ba si Ma'am Nanay Gina? Sige nga, pakinggan po namin ikaw. Pakibenta nga itong ball pen na ito sa akin. Pwedeng meron kang pwede mong i-unmute para marinig ka po namin at makita ka namin. Sige, sorry, no video, but can you talk? Hello, Ma'am Evie. Sorry. So we give you last 30 seconds to sell. At meron pang ibang gustong magbenta rin. Sige, yes, ma'am. Ang last po na offer ko, ma'am, is ang Parker na pen po ngayon is nag-o-offer po sila ng discount as a Christmas promo. So napakalaki pong discount, ma'am. We've been into 25%. Bibigyan po kita ng 25% discount if you were going to buy my pink Parker ball pen. And yeah. All for now, ma'am. Sige. Salamat po, Natalie. Magandang umaga po. I hope you're going to like my product po. Oo, magmumuni-muni muna ako kung bibilhin ko ba yung produkto mo. Okay. So, wait. Miss Ram, wag po muna. Pakibalik po. Okay. So si Nanay Gina, parang hindi niya kayang magsalita. Meron pa bang iba? Isa pa. Isa na lang. Para merong ano, may fair competition naman si Nanay Natalie, di ba? Yan. Sino yung nag-sabi? Belgin Salazar. Yes, sir, ma'am. Hello po. Good morning. Hello. Good morning po. Sige nga. Pakibenta nga itong pen na ito sa akin. Creatively sell this pen to me. Okay po. Okay, kung bibilin mo tong aking pen,
Bibigyan kita ng discount and at the same time, meron pa akong ibibigay sa'yo na giveaways. Para nang sa ganon, hindi lang yung magkakaroon ka ng discount, may giveaways ka pa para sa'yo. Hindi po ba? Pwede naman siguro yun. Ayan, okay. So, discount tsaka giveaway. Wow, patong-patong yes, ng mga ano perks. Okay. So, thank you, Nanay Belgin. Kasi si Nanay Emmy nag-raise din ang hand. So, last na siguro. Ito ano po? Kasi marami pa tayong tatalayan. Nanay Emmy, pasok! Good morning po, Ma'am LB. Good morning! Yes. Good morning din po sa lahat. Yes. In-offer ko po sa inyo itong ballpen na to kasi alam ko po ay ito ay essential sa inyong trabaho. And then, ang best po nitong ballpen na to ay napakatipid. Maliit po ang sulat nito kaya matagal po ninyo itong magamit. Kung ito po ay ipangriregalo nyo, it will take a long time to remember na yung niregaluhan ninyo ay galing po ito sa inyo. And itong ballpen po na ito ay wala po itong brand name. Kasi pwede nyo pong gawin ito na mismong eskaparate or pangalan nyo ang ilalagay natin na brand name. Kaya kung o-order po kayo ng 1,000 ngayon, bibigyan ko po kayo ng free na freebies, pwedeng paper pad, or kung makakuha po kayo ng mas maraming order sa akin, mas liliit po yung price na ibibigay ko sa inyo. Yun lang po, ma'am. Sana magutuloy po. Opo, sige. So, salamat po sa tatlong nanay who volunteered, you know, to come out and sell courageously this ballpen to me. Okay, so, can we put the slide now, next, Ram? Ayan. Ito yung mga pwedeng idagdag ko na pwedeng sabihin, no? Yung mga hindi nag-recite. Sabi nila, bili nyo po, ma'am, kasi smooth writing tip, di nagbablot, di ba? Pwedeng sabihin mo, refillable. Color is cool, and this was pointed out by Natalie. Gusto ko daw ang pink na color. Yeah. Smooth and sleek. This was pointed out by Nanay Emmy. Magaan, di ba? Pwede mong sabihin magaan, pwede mong mabango. Pwedeng sabihin nyo, good grip. Okay. And lahat kayo, you mentioned the discount. Okay. So, mga nanay, kahit ano pang sasabihin niyo, ito lahat kasi at may mga sinabi niyo, mga description about the pen, di ba? Features, ano bang nagagawa ng pen na 'yan, di ba? Dinescribe niyo ang pen. So if you just end your selling pitch by describing it, kahit anong discount ang sasabihin niyo, ako I will not be interested in it. Because hindi ko naman kailangan ng ballpen. Pero pwede kong sabihin gano'n, no? Unless itumbok nyo, no? And some of you natumbok ninyo na, ma'am, kailangan mo ito to take down notes. Yan. Ibig sabihin, oo nga, no? Sa araw-araw, nag-take down notes ako. No? Pag nagle-lecture, hindi lang ako nakikinig, kailangan ko rin ng pen. So, pag natutumbok nyo yung pangangailangan ng isang customer, most likely bibili siya yung mga discount, mga freebies, additional perks na lang yung para sa kanya. Kasi may pangangailangan ako ngayon eh. Kahit anong perks ang sasabihin mo, kung hindi ko kailangan ang ballpen sa ginagawa ko, hindi ako bibili ng ballpen na yan. No? Kahit Parker, kahit Gold, kahit ano pa yung brand na yan or walang brand, I will not buy that. For example, if I am cooking, do I need a pen? Most likely no, di ba? If I am putting my child to sleep, kailangan ko ba ang ballpen? Hindi, di ba? Kung ako ay naglalakad, kung ako ay nagda-drive, kailangan ko ba ballpen? Hindi. Pero if you say, pag nag-take down notes ka, ma'am, no? Kailangan mo ang pen. Then tinumbok mo yung aking need. Kasi po, mga nanay, tatay, lesson number one po yan. Unless you are able to hit, no, ang pangangailangan, ay hindi po kayo makapagbenta. Kailangan need. Hanapin ninyo yung need. No? You listen and then tumbukin ninyo yung need.
Otherwise, it will be a waste of time for you. It will be waste of energy. It will be a depressing state kasi ang dami mong sinabi, ang dami mong freebies na binigay, hindi pa rin siya bumili. No? So that's our lesson number one. Kailangan itumbukin natin ang need. May need ba siya? No? Kaya kung wala siyang need at hindi siya bibili, huwag sumikip ang dibdib niyo. Hindi niya kailangan eh. Bumalik ka one day. Baka kailangan na niya yun kasi may need na siya. Okay? So, Miss Emmy, are you still raising your hand? Hindi na po, ma'am. Nakalimutan ko pong i-down. Sorry po. Ah, sige. Okay. So, yeah. So, yun lang ang punto ko dito, ano? So that we don't waste our time, di ba? At we don't end up feeling rejected. Isipin niyo, ano ba pangangailangan nitong taong ito? At tumbukin niyo yung pangangailangan, mabilis pa sa alas 4 mabebenta yung produkto mo. Tapos dagdagan mo pa ng mga freebies, mga discount mo, siguradong-sigurado yung sale mo dyan. Okay. Let's move to the... And therefore, okay, I have to declare a winner. Miss Natalie, Nanay Natalie, can you please send to me your number where I can send the GCash? To yes, Nanay Belgin and Nanay Emmy, marami pong salamat. Marami pa po tayong exercises. Sige po, mag-participate po tayo. Thank you po. Okay? Can we move to the next slide? Ayan. So, ito po, I am sharing with you some facts. No? Ito po ay isang result ng isang solutions company who is into surveys, no? Gumagawa sila ng surveys. HubSpot po ang pangalan niyan. At ito po yung statistics nila sa sales noong 2021. So, it would be good to look at this data para mag-guided tayo as a, you know, in what we are doing, especially we're entrepreneurs. Okay, so sabi dito, based on this survey, 60% of customers say no 4 times. Can you imagine that? 60%, they say no 4 times. No? But look at it before saying yes. Oh. So ibig sabihin, kung pursigi ka lang palang, you know, you check on your customer, you say hi, hello, you maintain that friendship, or maybe during that period, yung customer natin nagre-research sa ibang competition natin, di ba? Or maybe during that time, wala pa siyang need, di ba? So, kailangan balikan talaga yung customer. And yet, only 48% of salespeople, 48% of salespeople never even make a single follow-up attempt. So parang 52% lang ang bumabalik. And 48% of the salespeople do not make a follow-up attempt. No? Parang feeling nila, eh kung ayaw mo, di huwag. Diba? Yan. So magandang data ito for us to say na, ah, ganun pala. Hindi ako dapat mainip, masaktan if the customer does not get my product, no? I will visit, I will ask, I will follow up, and you know, before I can get that yes. Then there's another info here. 69% of customers expect the salesperson to listen to their needs. 69%. Ang laki niyan, no? They do not want a pushy salesperson. So remember the ballpen, you have to cater, you have to address, no? You have to focus, tumbukin yung need. No? Ayaw na kasi ngayon ng customers ang pushy na salesperson. Kasi alam mo, ang customers, marurunong na ang customers ngayon eh. Marurunong sila sa produkto natin. No? Nagre-research din sila. Sometimes they're more research than us. Kasi pati competition nire-research nila. So ayaw nilang i-push.
kasi nag-iisip sila kung ano ba talaga, kailan ba talaga, ano talaga ang gusto nila. And look at this, only 25% of leads become sales. See? So normal pala talaga yan na yung mga customers natin, ayaw bumili, di ba? Kasi only 25%. In other words, kung 100 yung mga nagtanong sa iyo, HM, alam nyo ba yung HM? How much? Di ba? Yan ngayon yung sinasabi ng customer. Meron kang i-display and then sasagot yung customer, HM, how much? Okay. So, if you have 100 of those HMs, 25 lang ang most likely will be closed as a sale. So if you know this data, di ba, hindi ka masyadong mayayanig. If bakit ba walang hanggang ngayon, no? Parang ang dami ko nang ginagawa. So baka talaga, tiyaga lang. Let's not stop. Let's move on because we're getting there. Okay? And this last data is very powerful. If we want our product to go, to really grow tremendously and exponentially, ito, the number of digital buyers across the world is predicted to reach 2.14 billion this year. Given that there are around 7.6 billion people on Earth, this means that somewhere between 1/3 and 1/4 of the entire global population now shop online. Kita niyo yan? Di ba? Ang dami na nag-shop online. Alam niyo po, maybe in 2017, 2018, andyan na yung shopping online eh. Pero hindi masyado siyang popular, no? Siguro popular lang siya sa mga millennials during that time. Nung nag-pandemic, na fast forward yung mga shopping online and selling online. So, hindi na natin maipagkaila that the way to go now, you know, is really to put our products online, no? To sell online. Okay? So, that's good news for us entrepreneurs who are in Escaparate. So let's move. So how do we win in sales? Ay, hindi po natin kailangan maging superwoman, Wonder Woman. We can win. The concept of the winning edge says that the top salespeople are not different in great ways from average salespeople. They are just different around the edges in the vital functions of selling. Meaning to say, if you want to be a top salesperson, you can be. Alam mo lang kung saan ka tutuon ng pansin. No? Alam mo where to focus your energies. That's the difference between the top salespeople and average salespeople. Siguro ang average salespeople, banat lang ng banat, di ba? Benta lang ng benta. Labas lang ng labas ng produkto. Hindi niya pinag-aaralan. Kasi selling is also a skill. Selling is also an art. Kaya nga, pinag-aaralan. No? Kaya nga sabi natin, pag nagbibenta tayo, mas maganda kung merong paghahanda tayong gagawin. Because we will not subject ourselves to a lot of rejections, no? and failures. So, why are some people more successful than others? Alam nyo, fake news po yun. Pag naririnig ninyo na ang top salespeople are just more lucky than the average salespeople. Wala pong ganyan. No? Walang ganyan sa sales. Sipag at tiyaga. And alam mo kung saan dapat ituon ng pansin mo. So how do you become a winner in sales? What are the vital functions of selling? Yan yung sinasabi dito eh. Alam na alam ng top salesperson kung saan mag-focus. So let's go to the next page, please. Ano ba yung vital functions of selling? Ayan. So ito po yung the vital functions of selling. Ito po kung ano yung tinutuunan ng pansin ng isang successful na salesperson. Okay.
So it says here, and let me just read through it one by one because we will explain it in the next slides, no? So sabi dito, top salespeople have a positive mental attitude. Number two, top salespeople are likable. Number three, top salespeople have complete product knowledge. Number four, top salespeople have skills, prospecting, probing, presenting, handling objections, and closing. Okay, so let's go to the first vital function of selling. Yan. Yan, mga nanay, tatay. You want to be the top salesperson in your product? Huh? Then you have to work first on your mental attitude. No? Ang kalaban kasi nasa loob, no? Hindi nasa labas muna. So kailangan yung nasa loob, yung mga iniisip natin, yung mga paniniwala natin, kailangan itama muna natin para dire-diretso na yung pag tayo'y out there, no? Holding our telephone, or maybe face to face with a client, handa na tayo. Kasi selling is first a mental game. It is done in the mind. So the salesperson's first battle is inside, not outside. Huh? So, you know, I have interviewed a number of you, no, mga nanay, tatay, naka-interview ako sa inyo. Some of them, ito po yung mga sagot nila. The question is, ano ang pananaw mo sa pagbebenta? Well, that was not the question that I asked, but in the course of our conversation, sa aming pagkwentuhan, ito yung mga nag-gather ko sa kanilang mga sagot, no, sa iba kong tanong. Ito, tingnan mo. Sabi nung isang nanay, wala akong talent sa pagbebenta. Okay? Mahiyain ako, sabi ng isang nanay. Sabi naman ng isa, mahirap magbenta kasi pandemya. Ito pala hindi isa. Marami pong nagsabi nito. Ang hirap-hirap talaga ngayon magbenta sa pandemya. Sabi nung isa, ma'am, ayaw ko ng online selling. No? Mahirap na. Tsaka di ko pa sure na mabayaran ako ng tama. No? At sabi nung isa, alam nyo, ma'am, matanda na ako. Can you imagine if these are the things that are in your mind right now? Bago ka pa nag-umpisa, you've lost the customer. Lana, tapos ang boxing. Mahihirapan ka na talaga maglabas. Kasi ito na yung mga pinag-iisip mo eh. So, kailangan baguhin natin. Diba? Baguhin natin ang ating pag-iisip, pananaw sa pagbebenta. Okay? So, paano ba yan? Paano ba matulungan yung ating mental attitude on selling? Okay? Next slide, please. Actually, if you attended Tapang at Kumpiyansa, well, I was already sharing with you some positive things that you can tell yourself, diba? Yung mga affirmations. They will help, no? Force yourself to have a positive mental attitude. Okay. Alam niyo po, kung merong job description ang isang entrepreneur, job description, ang number one item that will be in that job description is that the entrepreneur must be optimistic because most successful entrepreneurs are optimistic. Meron silang inverse paranoia. Ano bang ibig sabihin ng inverse paranoia? First, ano bang ibig sabihin ng that's paranoia, not pananoia. Paranoia. Ang ibig po sabihin ng paranoia ay praning, kung sa Tagalog pa, praning, di ba? Parang feeling mo something wrong is going to happen to you. Parang feeling mo, parang may palaging nanonood sa iyo. Parang feeling mo, ikaw ang palaging pinag-uusapan na hindi maganda. Yan, feeling lang naman 'yan, di ba? So, parang feeling mo merong masamang mangyayari ngayong araw na ito. So yan yung paranoid na tao, napaparanoid, di ba? Ngayon, ang successful na salesperson with a positive mental attitude,
meron siyang inverse paranoia. Ibig sabihin, ang expectation niya is always good. Ang feeling ko, something good is happening today. Ang feeling ko, there's good news today. Di ba? Now, ang maganda dito sa inverse paranoia, hahanapin niya what is good even if the event is bad. Naintindihan niyo po? An inverse paranoia, yes, ma'am. Pipilitin niyang hahanapin what's good about the situation that is bad. Maganda yun na attitude, di ba? So meron always, meron palagi siyang may confident expectations. Okay? Example lang nito ah. You know, in the bank where I was working, meron kaming teller, no? Teller. Probie. So in other words, wala pa siyang 6 months. Diba? At wala pa siya masyadong benefit. Okay. Na-short siya. Na-short siya ng 30,000 pesos. Alam mo, for a staff, probie, entry level, malaki yung 30,000 ha? Kasi babayaran niya ng teller. So, when I heard about it, I called the teller. Diba? Kasi nag-worry ako for her. No? Baka maglulupasay, baka etc. Okay. Alam mo, napakaganda ng kanyang attitude. And she said, "Ma'am, I am sorry, you know, nalulungkot ako that happened to me, but I am trying to find the good in that situation. I think, ma'am, kaya nangyari yung sa akin because it's going to teach me a lesson which forever I am not gonna do anymore." Diba? No, it's teaching me a very profound lesson, yung mistake na ginawa ko. Dapat hindi ko na yun maulit. So, yan yung naghahanap ng what is good about the bad situation. And you know, that was many years ago. And today, this teller is, you know, has grown into a head teller. No? So, kasi hindi niya inalaw yung situation na bad to control, diba? Yung kanyang future career life. No? Hinanapan niya what is good. So, imagine if this were your mental attitude. You are constantly expecting the world to support you, to give you opportunities. And so, when a customer says, "Ay, ma'am, no, I'm not gonna order your pen. sorry, mama." Okay. Then this will give you time to rethink your product, rethink about your product, di ba? Maybe sabi mo, "Sige, okay lang, ma'am. Maybe I can come back to you and you will have more orders by the time school starts." Ganun, di ba? You can distribute this in your school. Di ba? Hindi mo minamasama. It gives you an opportunity. Ano kayang dapat kong baguhin pa sa produkto ko kung hindi in order itong aking palabok ngayon? Bakit kaya? Masyado bang mamantika? Then maybe it gives me time to improve the quality of my product. Yeah, so that is what is meant by confident expectations. No? Always looking for what is good, even in a bad situation. Okay, next item. How do I keep that attitude positive? No? Oh God, you know, believe in yourself. Just believe. Maniwala ka at magtiwala ka sa sarili. No? Na kaya mo. Kaya mong sumulong. Kaya mong lumabas. You can have anything you want as long as you give up that belief that you cannot have it. Diba? Oo. So, meron din akong isang employee before. No? Walang believe sa sarili. Pinapa-attend namin siya ng seminar and this seminar will run for 3 months. And once he finishes that seminar, magiging officer siya basta makapasa siya sa exam araw-araw, di ba? Ayaw niya talaga kasi natatakot siya. Walang believe sa sarili. And so 10 years after, ayun, staff pa rin siya. Diba? So napakalaki nitong maniwala ka na kaya mo ang field na selling, no? Kaya mo ang field ng entrepreneurship at nagtitiwala ka sa sarili mo. And finally, just do it.
gawin mo, 'di ba? Huwag ka masyadong mag-analyze, magpaplano. Kasi diyan papasok yung takot eh. So long as you have sorry. So long as you have an objective. You have an objective, you have a dream, you have a good product, 'di ba? You are brave and you are open. You know, open to change. Then start to sell. Kasi if you're open to change, kung ano yung feedback ng customer mo, that's when you can just change, improve. Oo. Sa ano ngayon, sa mundo ngayon, ang pangalan yan, you can pivot. In other words, ang bilis na kasi ng galaw ng mundo ngayon. Right? You all know that. Ang technology, bago pa bago-bago, ang dami-daming bagong dumarating. So, kung palagi ka nagpa-plano, baka yung plano mo laos na. Diba? Baka yung plano mo, sa sobrang analyze mo, naunahan ka na ng competition. Kaya, sa panahon ngayon, sabi ko nga, may framework ka, may ano ka lang, meron kang dream, may objective ka, may maganda kang produkto. You're courageous and you're open to change. Open-minded ka. Just start selling. Okay? And things will be improving as you move along. Okay. So that's positive mental attitude. Can we move to the next slide, please? Yeah. You want to be a top salesperson? You want to be that top salesperson? Observe the friendship factor. Have many friends. Yeah? Have many friends. The bigger is your friend base, the more likely your product will be introduced, right? The more people will get to know you and your products. So, importante ang may network. Kaya sabihin mo, ayoko nang ganyan, tahimik lang kasi ako. Eh, you can continue to be tahimik but you will have many friends, no? Ang ating punto dito eh, have friends because these friends are the people who will advertise your product for free. Diba? Hindi ka nakukuha ng advertising agency. So long as your product is good, believe you me. Dahil nga din sa technology, the goodness of your product will be advertised quickly in seconds to the people in your community. Okay? So it is important that you build your network, no? Because it can introduce you or your products to others. And then you are exposed also to best practices. For example, because of that network, marami ka na rin kaibigan na nagbebenta ng pareho ng produkto mo. Siguro nagbebenta din sila ng chinelas, nagbebenta rin sila ng kurtina, furnitures, mga boneless bangos. So, if you have a network of these people, then you get exposed to their practices. O ako nagbebenta ng bangos dito sa Pampanga, o siya dun sa Aklan, o yung isa dun sa Dumaguete, di ba? Pero ano bang best practices nila? Then you can learn from them, right? So it increases also your confidence if you have networking because you are talking to people you do not know. And when you do that, it makes you feel good, no? Kasi nakikipag-usap ka na sa kanila. Now, how do you build this connection? How do you build relationships? Ito po, itong mga arrows na ito. Remember the survey? Sabi ng survey natin, the customers do not want pushy salespersons. Diba? So you need to listen more. Pakinig ka. Huwag kang dada. Huwag mong ibenta yung mga features ng iyong mga produkto. Anong nagagawa ng produkto mo. Eh, wasteful lang yun eh. Kasi, ang importante lang, siya yung magsasalita para matumbok mo, darating pala yung anak niya from the States. Wow, may handaan ito, sigurado. Di ba yung mga ganun? It leads you to think about how your product can be introduced. Siya yung nagsalita, hindi ikaw. So,
So listen more and don't be pushy. Makinig sa need. Anong pakinggan mo yung need, no? And that's why I think God wants us to listen more. That's why he gave us 2 ears and just 1 mouth, because we need to listen more. And when you do that, you become likable kasi hindi ka pushy, eh, no? Or how else do you build a relationship? Dito sa Philippines, simple lang ito. Find a common ground. And ang common ground natin mga Pinoy, and I guess I do not know elsewhere, no, kung ibang races. But tayo mga Pinoy, we will never go wrong if our topic is family. So kung kamustahin natin, Nanay, kamusta na po yung apo nyo? Ay nako, you see sparkle in the eyes of nanay, di ba? Or Mrs. Tan, kamusta po yung anak ninyo, yung nag-graduate? So, common ground, common topic that can really make you engage with the customer, magkakwentuhan na kayo, is family. So, use that, no, to your advantage. And finally, you want to be likable? Show that you can be trusted. Show that you're genuinely concerned about the customer, no? Hindi lang na ang intention mo ay talagang i-push lang yung produkto mo. In fact, you are trying to give relevant information to the customer, no? You try to give that, and nakikita yan ng customer, eh. And that will be bonus point for you. You will, in her eyes, you can be trusted. Okay. Oh, there's a message right now. Okay. So may nagtanong, nag-PM sa akin. Ito yung tanong ni Nanay. Kahit uso na ang online selling, Miss Evie, importante pa rin ba ang trust? Yan. Magandang tanong, Nanay, no? Kahit uso na ang online selling, importante pa rin ba ang trust? Ang sagot ko dyan ay yes. Oh, yes. You see, you are building a relationship. Kahit anong relationship dyan, it does not have to be business relationship. Can be family relationship. Can be marriage relationship, no? When you talk about relationship, the dynamo, the machine that makes it moving is trust. Pag wala ka ng trust dyan sa tao na yan, bakit nandyan pa siya? Sa employee mo, parang ganyan, di ba? When we talk about naman here, relationship between a customer and you as an entrepreneur, it is also very important that you can be seen as trusted. For example, you promise to deliver the product on a certain day and you did not keep it. You just violated her trust on you. Uulit pa ba siya? Ewan ko, sa dami kaya ng competition, pupunta pa ba siya sa iyo? You know, nag-order ka ng, let's say, paella, and it was for an event in the afternoon. And then in the morning, just before lunch, you got this text na hindi maka-deliver for whatever reason. That's very hurting for the customer kasi hinihintay niya yung paella, no? Tapos you said yes, okay, cha cha cha, and then hindi natuloy. Here's another violation of trust. If you say one thing, no, in your ad, for example, nag-post ka, ganito yung produkto mo, ganito kasarap, ganito kaganyan, cha cha cha, may ganito, may ganyan, ilista mo, yung produkto ko is made of like this, no? And then when the customer gets your product, it's a far cry from what you mentioned in your post. Sa palagay nyo, babalik pa yung customer sa iyo? Hindi na po. Hindi na po siya babalik. Again, kadaming competition. So, you have to be truthful, because being truthful to your customer makes you trustworthy in the eyes of the customer. And then you become likable. Okay? So
You see, if you have genuine connection with your customers, sa dami-dami nga ng competition, ikaw yung mananatiling top of mind niya eh. Kasi may meron kayong link, di ba? May connect kayo. So for example, sasabihin niya, "Hi, gusto kong sabihin ng customer, parang gusto kong kumain ng chicharon." Oh, ah, order ako kay ganito. Hindi na niya pag-iisipan pa yung iba because may connection na siya sa iyo eh. Oh, ay, parang gusto ko ng birthday na ng anak ko, maka-order nga ng maganda yung mugs. Hmm? Ganun. Gusto ng anak ko mag-coffee palagi. So hindi na siya titingin ng ibang mugs kasi alam niya na ikaw ay can be trusted and you have already carried a friendship, no? So importante ang friends if you want to be a top salesperson. Be a friend. Okay, next. Ayan. Napaka-importante nitong number 3. You want to be a top salesperson? Know your product. Know your product. Know your product inside out. And product knowledge is power. Baga. Knowledge is power. So, when I say know your product, you know the features? Ano ba yung traits that differ from the other? Ano ba yung trait ng produkto mo na naiiba siya from the other other salespeople selling the same product? For example, ano ba ang pagkakaiba ng peanut butter mo? For example, there are 25 of you selling peanut butters in your area. 25, di ba? So bakit ako pupunta at ba't ako order sa peanut butter mo? What makes your product different? Dapat meron kang ganun para you become top of mind. So siguro sabi mo, oh, yung aking peanut butter may cinnamon flavor. Ah, pwede ba yon, mga nanay, no? So, ganyan, dapat may ganun ka, no? And then you should know the benefit of your product. Why will I buy your product? Pwede mo sabihin, ay, bilhin niyo po itong ballpen na ito kasi itong ballpen na ito ay ergonomic pen. Ibig sabihin po, maganda ito sa kamay niyo, lalo-lalo na pag meron kayong arthritis. O, depende lang po ha, makinig po kayo kung ito pong nanay nyo ay may arthritis kasi baka kung sabihin nyo na ganun at wala naman siyang arthritis, eh baka masupal-pal. Ha, hindi pa po ako matanda. Ba't mo sinasabing arthritis? Okay. So, benefits of your product. Okay? Pwede mo sabihin, alam mo ang maganda nitong aking peanut butter? Kahit isang taon, hindi nasisira. Ano yung magaling sa produkto mo, no? Okay, so another one. Knowing your product allows you to speak with confidence. Ayan. Kung alam na alam mo yung produkto mo and you talk about it, para kang expert, di ba? Para kang guru na nagsasalita about your product and it that adds on to your confidence. For example, alam nyo, nanay, pag i-orderin ninyo itong plant rack ko. Plant rack. Lagyan na ng tanim. Uso yan ngayon, di ba? I can do it circular, rectangle, square. Diba? Sabihin nyo lang po, nanay, kung anong design. Okay? Maganda din itong aking plant rack kasi detachable siya. Pwede siyang 3 feet, 4 feet, 5 feet. So, at saka ang gamit dito ay iron flat bar. Can you imagine you're talking about these things, di ba? Then you sound an expert. And when you do that, then you bring up your confidence level. And you cannot do that if you do not know your product very well. Now, knowing your product also allows you to handle objections. O nga naman. Kung hindi mo alam yung produkto mo, paano mo labanan yung objection sa produkto mo? For example,
ito yung isang customer. Ay tatay, yung produkto mo ang mahal. Di ba? So, pag sinabi yan ng customer, meron siyang ibang pinagtingnan, di ba? May basis siya for saying that mahal versus the competition. So, kung alam mo ang produkto mo, kaya mong i-explain ang value of the value of your own product, no? Oo. So, for example, ganito. Ang mahal naman yung fabric mo na yan, tatay. Doon na lang ako sa Divisoria bibili. Mura. Mura sa Divisoria. E sa iyo, triple price. No? Double, triple ang price. Samantalang sa Divisoria, ang mura-mura. Okay. So, because you know your product, pwede mong sabihin, no? Kung how the fabric was made. Like for example, ay, ang pinya namin, no? Na gawa dito sa fabric na ito, ay wini-weave pa, no? Sa antike. Diba? Ganun. At saka, yung barong namin ay organic dye. Organic dye ang ginagamit dyan. No? Kaya siya mas mahaba ang buhay ng aming barong. No? In fact, kahit 100 years, hindi naaagnas ang aming barong. No? With the times. Matibay ang aming barong. No? I cannot speak for the barong sa Divisoria, pero yung amin ay tunay ito. No? Tunay gawa ng pinya. So, if you say that, mapag-isip ngayon ang customer, oo nga, no? Baka paglaba ko dun sa Divisoria, pang isang gamit lang. Diba? Next time, pagkatapos ng laba, wala na, gunit-gunit na. Okay, so you are only able to handle the objection if you know your product in out, no? Very, very well. So know your product very well. And finally, how will you sell? Know the best way. How will you introduce? Where will you showcase your product? Diba? Sa palengke ba? Sa supermarket ba? Lalo na ngayong nagbubukas na, di ba? Ang ekonomiya natin ay nasa level 2 alert na lang. Pwedeng-pwede nang lumalabas yung mga tao. Or sa online ba? Diba? Online shopping ba tayo ang mga tao ngayon? And online selling. Remember the survey. Remember the HubSpot survey. No? Remember the globe now, the global population is into online selling and online buying. So, know how best to sell your product. Okay. May tanong ka, Ram? Si Ram ay nag-PM sa akin. Ram, would you like to ask that question? Ram? Instead of me asking the question which you PM, pwede bang ikaw na magtanong nito? Yes, ma'am. Meron pong tanong dito from... Medyo nag-e-echo na. Meron pong tanong dito from our entrepreneurs kung bakit daw po hindi siya makapagbenta online. Okay, sige. Salamat, Ram, no? Ayan, yung tanong ng nanay kaya yung nagtanong o tatay, bakit hindi ako makabenta sa online? Siguro sabi niya, alam ko naman ang produkto ko, di ba? O bakit nahihirapan ako magbenta online? Okay. So, tatanong ko siguro dito sa nagtanong. When you say na kabisado mo yung produkto mo, is this, kinonfirm mo ba yung produkto mo in relation to competition? In other words, kasi hindi lang ikaw ang nagbebenta ng produkto eh. Dapat when you say product knowledge, kailangan alamin mo rin ano ba yung produkto ng competition mo, di ba?
how different is your product from competition? Okay. Yung nagbebenta ng parehong produkto mo, pareho ba ang texture, pareho ang flavor, pareho lahat? And more importantly, pareho ba yung presyo ninyo? Diba? Kasi dapat, alam mo rin ang kalakaran sa merkado. Diba? Dapat hindi ka limited. Dapat alam mo rin, what is the price outside? No? Sa market, sa online. No? Marami na ngayon online. Hindi lang naman ikaw ang nagpo-post online. So, maraming produkto, kapareho mo, no, who are into the online business. So, what is their price? Diba? Kung pareho man, let's say, given pareho yung texture, pareho lahat. Diba? So, kailangan, part of product knowledge is, nagre-research din kayo in terms of price competitiveness. No? Competitive ba yung presyo mo? Diba? Kasi kung off-market yung presyo mo for the same product, ay most likely, yung ating customer will not buy your product. Diba? Pareho lang naman eh. Bakit off masyado ang price mo? Diba? So, dito na lang ako sa isa. Right? So, walang bibili nga sa produkto mo. Hindi ka nga makabenta online. Maganda ka lang tingnan. Diba? Sa, yung product mo, maganda tingnan sa Escaparate store. Pero, baka walang makabili dahil itong aspeto na ito, which is part of product knowledge, ay hindi mo nagawa. No? So, marami, malawak kasi ang product knowledge. Eh. You also have to learn. You also have to know yung competition, yung product ng competition, ano ang kalakaran sa merkado para hindi ka off yung produkto mo, hindi off market. Okay. So, ito may good news naman ako sa inyo. Na kung ito yung issue ninyo ngayon, meron tayong seminar on pricing. Diba? Paano magpresyo. Sa January din po ito. So other than the selling part 2, meron din tayong pricing part 2. No? I know, selling sa January. So abangan nyo po itong dalawang sessions na ito. Okay, makakatulong po ito kung paano mapalakas yung benta natin online. Yeah. So, sana nasagot ko yung tanong ni nanay and ni tatay. Okay? So, product knowledge is number 3. If you want to be a top salesperson, you have to know your product in out para kahit saan ka, objections, you can talk about your product confidently. Can we move to the next slide, please? Okay. So ito, you want to be top salesperson? Di ba sabi natin, ang selling nga is a skill. Hindi nga, pero ang maganda naman, napag-aaralan. Na? So ito lahat na skills na ito will be part of your part 2 training on January 15. So abangan nyo po ito. Okay. So let's move to the next slide. The time check lang. 10:24 na pala. Okay. So, unlocking your sales potential. Paano ko ma-unlock ang aking potential sa pagbebenta? O, di ba? Ito nga yung gusto natin malaman. Nagbebenta na ako ngayon, pero meron pa bang akong ibuga? Meron pa. No? Tingnan po natin. Okay. Next page, please. Ayan. Umpisahan po natin sa isang exercise na naman. Ni-request ko kayo, I requested you to bring ball pen and paper. So, pwede bang ilabas niyo yung ball pen and paper niyo? And you will draw a line, no, sa ibaba ng papel niyo. Parang ganito, parang itong thick red line. Mag-drawing po kayo ng ganun, no? So, drawing. Okay? So, yan, tapos na kayo nag-drawing. Now, ngayon, yung base, yan yung baseline na tinatawag natin. So, yan ay zero level. Ang gagawin po ninyo ay mag-draw po kayo ng line paakyat, depende po sa pagtingin nyo sa sarili nyo, no? Tungkol sa mga bagay-bagay na I will mention, no, in a while. So, let's go to my first line. Example lang ito, ha.
So, for example, dito, ano ang pagtingin ko sa akin with regard to singing? No? Magaling ba ako kumanta? Okay ba ako kumanta? So, if ang tingin ko sa sarili ko ay hindi ako gaanong marunong kumanta, pero pwede naman ako mag-happy birthday, ganyan, pwede kong kantahin. So, I will draw a line up to that point lang na hindi masyadong mataas kasi feeling ko hindi naman ako marunong masyadong kumanta. I am not a singer, diba? Okay, next item, magluto. Aba yan, marunong ako magluto. Kaya mataas yung line ko doon. Okay, so you will just draw a line according to how you see yourself. No? Depende kung anong taas. Depende kung anong taas ang tingin din ninyo sa sarili nyo with regard that activity. No? So, can you now start? Draw a line as far as singing is concerned. How do you see yourself? Okay? Pwede rin kasi mas maganda kang kumanta at hindi ka marunong magluto. Baliktad naman yung line mo. Okay, kumanta. Draw a line. Next, how do you see yourself as far as magluto? So, draw a line. Pwedeng dyan banda lang yun sa gitna, pwedeng mababa, pwedeng mataas. Nasa iyo yun. Kasi ito yung pananaw mo sa sarili mo. Okay, can we open the rest of the exercise, please? I have 8 more things here. Okay. So, can you draw your line depending on how you see yourself as far as math is concerned? Magaling ka ba sa numero? Magaling ka ba sa math? Sige, nanay, padraw. Mas magaling ka sa math kaysa magluto o hindi? Mababa yan. Talagang zero ako sa math. Depende sa tingin mo. Next line. Draw up, no? No, sorry. Let's... May talento. May talento ka ba? Talent. Magaling ka ba? Marami ka bang talent? Draw a line to represent your talent. Okay. Next, matyaga. Are you patient? How patient are you? How do you see yourself? So, ay nako, pasensyosa ako. Okay, so masyadong mataas siguro yung line mo na yan. O nako, wala akong patience. Next, two lines. Ang next line natin ay, as a friend, kaibigan. How do you see yourself as a friend? Magaling ka bang kaibigan? Or, nako, inaamin ko, hindi ako magaling na kaibigan. Ha? So, maliit lang yung friend mo. Line, friend line. Okay, draw that line now. And finally, ito. If you are a nanay, how do you see yourself as a mother? No? Ito yung pananaw mo sa sarili mo, ha? Hindi ito sa tingin mo, tingin ng anak mo sa iyo. No. Tingin mo sa sarili mo, how good are you as a mother? How do you see yourself as a mother? Or how do you see yourself as a father? Ha? Kung ikaw ay tatay. Okay, draw that line. And kung hindi ka pa nanay, hindi ka pa tatay, anak, diba? Yung mga kuya, ate natin sa room ngayon, how do you see yourself as an anak? Yan, magaling ka ba na anak? Diba? Sa tingin mo ha? Ayan. So, tapos na yung exercise natin, diba? I hope you went through the exercise. Okay? So ngayon, sa harap ninyo ngayon is a picture of lines of various lengths. Diba? May maliit, may mataas. Ito po yung self-concept mo. Ito po yung drawing nyo po yung pananaw mo sa sarili mo with regard to these things lang because there are still a lot of things pa rin that describe you or that govern you. Pero sa puntong ito, 2, 4, 6, 8 items, ito ngayon ang how you see yourself. Okay. What is the connect of this exercise to selling? Para i-connect natin ito sa selling. Sige po, ma'am. Next page. There. So, yung picture mo kanina is your self-concept, no?
is your picture of yourself. How do you see yourself? Saan ba nang galing itong how I see myself? Alam nyo ang self-concept po, may positive self-concept, may negative self-concept, di ba? Okay. Ang self-concept ay nanggaling yan from or formed by our past experiences. Ano ba yung mga experiences natin in the past? Our past successes, our past failures, our humiliation, our triumphs. All these contribute to your self-concept or how you see yourself. It is also formed by the impression of other people, formed by your caregivers when you were still small. But yung impression nila, kung ano yung tumatak sa isip mo, they also become your perception and your impression about yourself. Nagiging iyo na rin. Kung ano yung sinabi nila about you, binibili mo na rin. Diba? At mas binibili natin yung negative na narinig natin kaysa positive. So, ano ang relevance nito? Your level of effectiveness, how effective you are, is in direct relationship, direct to the level of your self-concept. At ito yung matindi. You will never perform beyond your self-concept. See? You'll never perform beyond your self-concept. Pwedeng balikan natin, Ram, yung ating graph. Ito. Okay. So, let's say this one. No? Ito na lang example ko. If I see, or if you see yourself, na hindi ka talaga marunong kumanta. Diba? Dito lang, ganito. Dito lang. Pero pipilitin ka namin kumanta. For example, andito ba si Rod ngayon? Or si, let's say, si Nanay Emmy. O yan, nakikita ko si Nanay Emmy. Pipilitin natin si Nanay Emmy kumanta. Pero sabi niya, hindi talaga marunong kumanta. Dahil pinilit natin siya, si Nanay Emmy, kakanta na lang ng kahit ano para matapos lang. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Diba? Para matapos lang. Just to get by. Because she sees herself, poor in singing. Balikta rin kaya natin. Si Nanay Emmy ay handang-handang kumanta. Meron na nga siyang minus one ngayon, diba Nanay Emmy? Kasi kahit saan, pagpakantahin si Nanay Emmy, ay talagang bubuksan niya yung bibig niya at kakanta siya. See, when we asked Nanay Emmy to sing, she, bibirit pa siya. Di ba? Talagang ibigay niya todo-todo, parang on stage siya. Because that's how she sees herself. Diba? Marunong siya. So you will never perform beyond your self-concept. Can you go back? Can we go back, please? Can we now go to the slide? Okay, now how is that in sales? Let's go to point number 3. All your actions, feelings, behaviors are always consistent with your self-concept. You will act like how you see yourself. See, if you think you're saying, I'm not good in sales kasi, kasi wala talaga akong talent sa pagbebenta. How will you face a customer? Remember, you will just act according to how you see yourself. No? Remember yung mga beliefs ninyo, mahirap ako, mahihain ako. Sila na lang lumapit sa akin. And that's not how things work today. You reach out to the customer. Mahirap magbenta kasi pandemya ngayon. Ang online, di ko alam. So, they are going to control the action that you will do, because right from the start you have a positive picture of who you are with regard to sales. But I have good news, Nanay Tatay. Good news, Chadang. Please flash the good news for our Nanay Tatay. Good news, please, Ram. Yes, the self-concept can be changed. Hindi po yan siya tinaga sa bato, di ba? At forever you are like that. The self-concept can be changed. But, na-change siya
with your will, no? Hindi siya machi-change na lang basta-basta. Kailangan ng sarili mo para mag-change siya. It needs conscious decision to change. Now, I'm not saying that we will change your face. Hindi yan sinasabi. Hindi ibig sabihin ito papalitan yung mukha mo. Yan na po yung mukha natin. Kahit na mag-makeup tayo, yan po ang mukha. Ang babaguhin po dito ay yung paano mo nakikita ang sarili mo. Diba? How do you see yourself? Paano yung mga pananaw mo? Yun ang dapat palitan. Okay. So, malalim po ang self-concept and we will connect that in the next slide. Yan. So, ang self-concept po ay may connection sa self-esteem, may connection sa self-confidence, may connection sa fear. Sige, ha? So, ang self-concept, di ba sabi ko, pananaw sa sarili. There's the cursor. Self-concept, pananaw sa sarili. Yung image mo sa sarili mo. Ang self-esteem, yung pahalaga mo sa sarili mo. Ano ang value mo sa sarili mo? How much do you like yourself? Yan yung pahalaga, no? Self-esteem. Self-confidence, yan yung kumpiyansa. And we talked a lot about this in our first session, no? Yung tapang at kumpiyansa. And of course, fear is takot. So, how are these four boxes interrelated? Are they interrelated? Oh, much so. Okay, let me explain. Doon tayo sa Tagalog version. Ang pananaw mo sa sarili ay may direktang epekto sa pagpahalaga mo sa sarili mo. At ito ay may direktang epekto sa iyong kumpiyansa. Ang naiiba lang, may baliktad na epekto sa takot. Okay? So in English, your self-concept has a direct impact on your self-esteem. It has a direct impact on your self-confidence, but an inverse effect on fear. Naku, malalim po yan. Ano ang ibig sabihin po nito? If a person has a healthy self-concept, maganda yung pananaw mo sa sarili mo, mataas din ang self-esteem ng taong yan. At because mataas ang self-esteem niya, mataas din ang kanyang confidence level. Lahat mataas, ang mababa lang ay ang takot. Ang taong ito na mataas ang self-concept, self-esteem, self-confidence, kaya niyang sumulong, no? Kaya niyang umabante sa kahit anong sitwasyon. Kaya niya. Hindi siya natatakot, no? Bold siya, courageous siya to move forward, to take risks. Ganun yung konsepto ito. Pero yung kabaliktaran, totoo din, kung mababa ang self-concept mo, hindi healthy ang pananaw mo sa sarili mo. Siyempre, ang pahalaga mo sa sarili mo ay mababa rin. Kasi ganito lang ako eh. And therefore, what does that do to your self-confidence? Ay, ayoko, nakakahiya. Diba? Ayoko dyan. Hindi ko yan alam. Okay? And that's why, mataas yung takot mo. Balik tayo. Ha? Mataas yung takot mo. Kasi yung self-concept o self-esteem and self-confidence ay mababa. Okay. Ano ba ang takot ng isang negosyante? Di ba? Kasi you're talking about sales. Sa isang negosyante, ang area ng takot ay tadang rejection. Can you move to the next slide, please? So, I have questions here. Pwede niyong sagutin, yes or no. When I get rejected, ako ay pinanghihinaan ng loob. Yes or no? When I get rejected, pinipersonal ko ito. Yes or no? For me, ma'am, no. Sometimes, ma'am, yes. When you get rejected, you take it personally? Yung ba? No. No. Okay. No, ma'am. Okay, that's good. When you are rejected, ang pakiramdam mo ba ay down na down ka? Diba? Okay.
So some people, I'm happy for those nagsabi si Gina Bayon na no siya. Because some people will say yes to this. When I get rejected, ako ay pinanghihinaan ng Lord. Kasi maraming beses na ako na-reject eh, di ba? When I get rejected, pinipersonal ko ito. Parang ano bang, bakit ba hirap akong magbenta? Ano bang kulang sa akin, di ba? When I get rejected, pakiramdam ko, wag niyo muna akong kausapin kasi hindi ko na-close yung sale ko, di ba? Parang ganun. Okay. So, alam niyo, normal lang po 'yan if you are feeling rejected, no? Kuya Ricky is also inspired pa daw siya if he is rejected. Then I'd like to congratulate you. Kasi ganun na yung attitude niyo, no? Ano? Going back to when I feel rejected, I feel discouraged. And if your answer here is yes, okay lang po 'yan. Kasi normal lang po 'yan, 'di ba? Na hindi natanggap yung offer mo. Kung ako man, if I have a plan, if I have an initiative and passionate ako about it, no? And I present it to management, I present it to the board and it gets rejected. 'Di ba? Parang oops. Normal lang 'yun. However, pwede pong may magawa tayong paraan as far as feeling rejected is concerned. Yung feeling rejected, no? To reject a product, a proposal is normal. But yung feeling rejected, dyan yung ating pwedeng magawa ng paraan. Okay? Next slide, please. Yes. Okay. So, si Tatay Dan din, sinasabi ni Tatay Dan, rejection is part of success in our business. Okay. So, sinasabi dito sa slide na ito, top salespeople are not bothered by no's. In order to be successful in selling, you must reach the point where you take no the whole day without taking it personally. So, dapat umabot ka sa puntong kaya mo tanggapin ang no nang hindi mo tinitingnan na personal. Yan. Ito yung sinasabi natin. Ano? Ang top salespeople daw are not bothered by no. So, magaling kung ikaw ay ganito na yung attitude mo. Pero pag hindi pa, pwede natin pag-aralan kung paano, di ba? Kasi ang gusto natin ay umabot sa puntong kaya mong tanggapin, no? Na hindi mo tinitingnan na personal yung against you. Next page, please. Ma'am, next page. No, sorry. Go back, please. Go back. Ma'am, let's go to one more down. Okay. So, nanay, tatay, the fear of rejection is the major reason for a person's failure in sales. The fear. Yung palang, iniisip mo palang, yung dila mo, yung, parang it's crippled already, no? And greater the fear is, the worse one performs in sales. Kasi ang kinakatakutan mo, yung potential rejection, di pa nga totoo, potential pa lang. Yung sa isip mo, what if she says no? What if the client says no if I sell this product? Dapat hindi doon ang pansin, ang tuon ng pansin natin. Dapat dito sa yellow. Dapat ito yung where you should be ready at. Why the customer should choose my product over the cheaper ones, di ba? Dapat dito ka prepared sa puntong ito. Anong sasabihin ko? Why my customer will choose my product over the cheaper ones? And your fear of rejection becomes strong because you equate rejection to failure, no? Pag na-reject ka, parang ako failure ako. Hindi po, you are not a failure. Your client just did not buy. Yun yung actual na nangyari. Hindi na binili. But it does not make you a failure. Most likely, hindi lang nag-match yung product ko sa need niya, di ba?
So you have to create a need for your product to the customer para mabilis niyang bilhin yung produkto mo. So it has nothing to do with you. Again, if you can overcome, kung kaya mong lampasan ang takot mo, there are no limits to what you can do. Courage is the foremost of sales virtues. Okay. So paano ba ma-overcome yung takot ng rejection? Next po. Ayan. So I would like to introduce to you Mr. Jia Zhang. Siya po ay isang Chinese American who at a young age was working in the Silicon Valley, no? Tapos when he was 30 years old, he said, "I want to be an entrepreneur. Gusto kong gagayahin si Bill Gates, di ba? Gusto kong gayahin." So nag-resign siya, he quit his job, and he started a business, no? No, in fact, a business proposal pa lang, which he tried to sell to investors. Ang problema lang, he was rejected by the investors. So yung experience na yun became a turning point for him, no? Sabi niya, gagawa ako ng 100 days rejection experiment. So ang objective ng experiment niya ay talagang ma-reject siya. I-reject siya until such time na sa dami ng rejection niya, magiging manhid na siya sa isang rejection. No? Hindi na siya matatakot, hindi na siya magagalit, hindi na siya maiinis kasi desensitized na siya from the pain of rejection. Ibig sabihin, manhid na siya. So ginawa niya yon, naglista siya ng mga 100 things. For example, get a free room at the hotel. O diba, how do you get a free... Sigurado rejected ka kagad. Ito pa. Ask for refill of burger, no, from Burger King. You get a refill of your beverage, di ba? Yung Coke mo or Pepsi. O sige, refill. Pero walang refill ng burger. So, mga ganun ang listahan niya. Yung pinili niya talaga yung mga siguradong marireject siya. Okay? So, experience? Wait, ha? Let me move this. Okay, during the 100 days, ha, he felt that rejection, he realized that rejection is constant. Oo. So, in other words, normal ang rejection, no? Marami talagang may rejection, no? Magre-reject sa iyo. Remember also the data, the statistics I showed to you, only 25% of the leads will be closed as sales, diba? So constant yan. And therefore, you just approach more people because rejection is a numbers game. Now, let me tell you this. Not everybody will not like your product. Meron diyang bibili rin. No? Sorry. Eventually, the customer will say yes to your product. So, if you expose your product to more customers, to more channels, most likely you will get the 25%, no, that we are looking for. And finally, rejection is an opinion. Rejection is just a preference of that other person. One person may like it, but the other person may not like it. So, yan lang yun. Parang factual na na-experience niya during the 100 days experiment. Okay? Let's move, please. Next page. Okay. So, anong na-realize ni Mr. Jia Zhang, no? After the 100 days of doing the experiment, ito yung na-realize niya. Sabi niya, kahit anong loko o loka hiling mo, the most preposterous wish may be granted if you ask in the right way. Ang pinakalokang hiling mo, pinakaloko na hiling mo, ginagrant naman pala. In fact,
sa experiment niya na 100 items, more than 50% of those requests were given to him. No? Eh, akala niya no lahat ang sagot niya. Ang sasagot sa kanya, for example, he requested the pilot that he will be the one to read, you know, in the flight, like what the stewardesses do, di ba? They read some instructions what to do during emergency exit, mga ganun. So, sabi niya, may I do it? He was allowed, di ba? Yung mga ganun. So, meron siyang mga items in his list na it was granted. So, he said, you know, the most preposterous wish may be granted if I ask in the right way. For example, meron din siyang hiningi na pumasok siya sa Krispy Kreme. And then, you know, the one that sells donuts. And then he said to the lady in the counter, I want donuts in the colors of Olympic. Alam mo, ang donut, color brown, di ba? Chocolate, mga ganun lang. Pero ang colors kasi ng Olympic would be blue, green, red, yellow. May ganun, di ba, in colors. Sabi niya, I want my donut in that colors. Bakit? Sabi nung ano. Sabi niya, kasi birthday ng anak ko. And you know, it was granted to him. He was given this donut in the colors of the Olympic rings. And then he said, an initial no can be converted into a yes. Huh? Diba, sabi din ng ating data, eventually, the customer will say yes. Because during this period, you can explain, you can find an alternative, you can stay engaged, which may lead you to a referral who will give the yes. Tama nga naman. In fact, sabi ni Jia Zhang, no? He went to a house one day and he told the lady, Ma'am, I would like to plant flowers in your garden. And the lady said, no. And he asked, why? Na-realize niya, sabi nung lady, kasi yung dog ko, kakalkalin lang niya yung flowers na tinanim mo. Why don't I bring you to the next door? Yung lady dyan really has a beautiful garden and he will appreciate your planting. Diba? So he was referred to somebody where he got his yes. So let's not run immediately. Diba? Do not shut off immediately the customer or the world to us. No? Alam nyo, ang first experiment kasi ni Mr. Gia is to ask for $100 from a customer. From a stranger. Lumapit siya sa isang stranger. Di niya kaano-ano, di niya kilala. Nakita lang niya sa daan. At humingi siya ng $100. And the stranger said, why? And sa nervyos ni Mr. Jiang, hindi niya alam how to handle it. Okay, thank you. And so he left. No, he was very pale and he left. And he realized na, why did I run away? Why did I allow the world to reject me? Ako mismo, I rejected myself. Eh. Hindi ako nagpaliwanag eh. Di ba? So, you see, he realized that the magical word is why. Why? Tanong mo, gusto mo ba itong pen na ito, Miss Abby? Hindi. Bakit po? Eh kasi hindi ko naman kailangan ngayon sa pagsulat ngayon eh. Sige, kailan po kayo magsusulat? Di ba? So magtatanong kayo and starting with why. Bakit po? And it will lead you to, you know, to a final yes maybe, or maybe in time you will get it. And here's a realization pa of Mr. Jia Zhang. If I don't get the deal, it's okay. I would have gotten a friend. Diba? Kasi na-engage ko siya. Hindi ako tumakbo agad. Right? Nakausap ko siya. And then it will give me a chance to improve my product. Diba? Kasi narinig ko na, kaya pala ayaw niya kasi mas gusto niya yung decoration na sa hindi sa mug but nasa cellphone, diba? Pwedeng ganun. Ang gusto pala niya yung pizza
niya ay laing flavor. Right? So, because I listen, it allows me to also think, maybe I create that product also. So it's a chance to create another line of flavor, or it's a chance to improve my product. But the exercise has not gone to waste, di ba? So dapat ganun ang pananaw natin ngayon sa isang rejection. Sabi nga dito, I think one tatay said, it gives me an opportunity, no, to expand my business. Okay. So next slide, please. Okay. Okay, so ito, let's ask. So there, that was my last item. No? You need to ask. Why? Bakit? Kasi yung asking, I think, in my opinion, is the world's neglected secret. Hindi tayo nagtatanong eh. Mabuti pa nung bata tayo, mahilig tayong magtanong. Bakit? Bakit maitim ang buhok ko? Bakit may buwan? Why? Bakit may moon? Bakit kailangan matulog pagtanghali? You know how children are. They ask a lot of questions. Pero tayo, nang lumaki tayo, habang lumalaki, parang nagiging proud tayo at mayabang para aminin na kailangan natin ng tulong. Diba? But, you know, if you ask with conviction and passion, and you ask why before saying goodbye, then you might just learn from that experience, diba? You ask with conviction and passion instead of just saying, so ma'am, o order na po ba tayo? Para namang gesta po tayo dun, diba? So maybe, I don't know, maybe it's better to say, ma'am, pag umorder po kayo sa akin, matitikman nyo na po yung sinasabi kong cake ko na, you know, customized, tapos it's chocolatey, it's moist, pero po hindi siya ganong katamis. Magugustuhan nyo po yun. At saka mahaba po ang shelf life ng cake ko po. Diba? So, hapon po ba yung event po ninyo, ma'am, or gabi? So, ask with conviction and passion. And then the customer will say how truthful you are, how honest you are, diba? How desirous you are. Most likely, may not give it on the first attempt, but maybe on the second attempt, you know, we'll give it to you. But what is a no-no is you're running away immediately, diba? Not asking is missing an opportunity. Okay. So let's go to the next slide, please. So, as a recap, how do you handle rejection? Sabi nga natin, magtanong. How do you handle it? Magtanong. Why? Bakit po? Ano po ang kulang? Ano po ang preferred ninyo? No? Dito, sa craft na ginawa ko po, diba? Ano pong gusto ninyo? Dito po ang decoration. Gusto nyo ba po color pink? Kasi lahat ng beddings namin ngayon ay iba ang color. If that is your preference, I can do that. Diba? Magtanong, mag-engage. Then change your mindset of rejection. Because look at this. Every time you are rejected, you come closer to your yes. Because if rejection is a numbers game, the more rejection you have, the closer you are to closing your sale. And finally, work on your self-esteem. Because if you work on your self-esteem, that will work, that will improve your self-confidence, and then that will bring down your fear of rejection. Okay. Next page, please. Okay. Magta-time check lang po ako sa inyo, ano? Because right now, it's already 11 o'clock. Okay. So, in other words, I am shooting beyond my schedule. Alam ko hanggang 11 o'clock lang. But we still have a topic here on how to bring up your self-esteem. So, if you will allow me, I'd like to continue with the lecture. But for those na meron ng appointments, you can just follow it up in the YouTube, which Ram will upload. No, but I will finish the lecture. Okay. So, sabi natin, if you want to work on
your self-esteem. We need to bring it up. How do you do that? Well, you have the affirmations, which I already mentioned to you, your self-talk. Diba? When you wake up in the morning, you look at the mirror, have some positive self-talk about yourself. That will bring up your self-esteem. Laugh at your mistakes, no? Tao lang po tayo, nagkakamali po, di ba? So, wag masyadong serious. No? And if you are not so rigid on yourself, no? Di ka masyadong sa iyong sarili, harsh on yourself. Then, pag may mistake ka, you laugh at it, becomes liberating, di ba? Hindi ka nagkukunwari, nagkakamali lang eh. Then that adds to your confidence and then it brings up your self-esteem. And then recognize what you're good at. Naku, nanay, tatay, magaling ka magluto, magaling ka magburda, magaling ka magpaint, no? Magaling ka magwelding, magaling kang magawa ng polboron. Maganda yung concoction mo ng iyong suka. Okay, ng kalamansi juice. Maraming magaling sa iyo and therefore focus on that, no? And please do not compare yourself with others, and that's you're killing yourself softly and you're torturing yourself. Kasi meron kang strength na wala naman sila at meron siyang strength na wala ka. Okay lang 'yun, 'di ba? Focus on your strength and that brings up your self-esteem. Okay. On top of that, meron akong idadagdag. Can we please flash? Okay. So ito po. If you want to bring up your self-esteem, mga nanay, mga tatay, huwag po tayong humanap ng shortcut, di ba? Wala pong shortcut sa quality. No, gawin nating dekalidad yung ating produkto. Huwag po yung bara-bara. Huwag po yung basta na lang. Nako, that is not adding to your self-esteem, no? Fake yun eh, di ba? Tsaka, lalo lang hindi mabili yung produkto mo. Whatever it is, whether it's service that you are doing, make your output excellent. No? Commit yourself to excellence. And every time you do this, in every little thing that you do, you're always aiming for excellence. That brings up your self-esteem, no? It makes you feel good. Wow, ang ganda ng aking output. Diba? Kahit sinong customer, no? Bibili nito. Okay. So, don't just aim for easy money. Easy money, easy gone. Ganun lang yan. Diba? So, our intention is, you know, nasa negosyo tayo. Our intention is to keep the customers that we have. Keep the customers that we have. But other than keeping the customers that we have is to create new customers, di ba? Kailangan may bago tayong customer. At yung customer na meron na tayo, kailangan we keep them, no? Para mag-order, para lalong lumaki yung ating produkto. And if you do not look for shortcuts, your old customers will keep on coming back to you. And because of that, there will be word of mouth. And then you will have new customers. Okay, the other one is develop an attitude of gratitude. Please do this. Thank you. I know you say thank you, but do you do that as a habit? Habit? Yung talagang ginagawa mo araw-araw. Why don't you make an experiment? 100 days of gratitude. Kanina, ang ginawa ni Jajang, 100 rejection days. Ito, 100 days of gratitude. Araw-araw, magsusulat ka ng what is good in your life. Yeah? Why are you great? What are you grateful about? Why are you saying thank you? You see, if you are looking for what is good in your life, if you have the attitude of gratitude, so many more good things will happen to you that you will have more reason to say thank you for. Gets mo ba yun? The more you say thank you, the more you will experience events to thank for. The more good things you will attract. So develop an attitude of gratitude. And then that will bring up your self-esteem. Because so many good things are happening to me. So thank you, write a thank you every day. And finally, this one is very important.
You want to raise your self-esteem? Accept 100% responsibility. Okay? Last topic na po natin ito. Nga lang, may mga 15 minutes pa tayo dito. Okay, mga nanay, tatay. If we have to accept 100% responsibility, alamin po natin ito. Kasi dalawa po ang klase ng tao. In terms of making a response and taking responsibility, you are either reactive or you are either proactive. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Next page, please. Ayan. So nandito tayo ha sa how to raise your self-esteem. If you want to raise your self-esteem, accept 100% responsibility, and who should you be? Should you be a reactive person, a proactive person? Let's see the difference. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang reactive na tao, nakafocus siya sa problema. Kung merong nangyari, doon siya sa problema. Hahanap siya ng excuse at hahanap siya kung sino ang i-blame. Ang proactive na tao, kung merong problema, hahanap siya ng solusyon. No? At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung solusyon niya. No? At hindi niya nakukuha yung result na gusto niya. That's the proactive person. Alam mo ang reactive na tao eh. Because ang reactive na tao, mahilig mag-complain. Mahilig siya mag-gripe. No? Kilala mo siya. Kilala mo siya kasi mahilig siya maghanap ng excuses. Oh, kagaya nito. Sinong may kagagawan nito? Sabi niya, no? Sabi nitong reactive na person. Mali na naman ang pagbuburda nito. Paulit-ulit na lang natin itong sinasabi. Sinong may kagagawan nito? Sabihin niyo sa akin at nang mapagalitan ko. That's the reactive person. Busy siya finding kung sino ang may kagagawa nito. Ang proactive na tao, given that same person, hindi na niya aalamin masyado, no? Yung nangyari, ang kanya, interesado siya, solusyonan. Kasi kung hindi yan masolusyonan, mangyayari at mangyayari na naman, baliktad na naman yung borda na mangyayari na yan. So sa kanya, sasabihin niya, teka, tawagin nga natin si Ate Mimi, si Ate Alma, at si Ate Tina. Mag-meeting nga tayo. Kailangan ba nila ng guide? Ano ba ang gusto nila? Ano ba ang gusto ninyo para hindi kayo magkamali ulit? Diba? So, sa tingin ninyo, kung ganun ang action na gagawin nitong proactive, masolusyonan ba? Ay sigurado, di ba? Kasi ang proactive na tao, nandun siya. So ano ang pwedeng gawin para hindi maulit ang problemang ito? Sana ganun po tayo mga tatay at mga nanay. Ang reactive na tao, kasama siya sa problema. Nagiging eksperto siya sa paghahanap ng dahilan kung bakit hindi nagawa yung nangyari. Diba? So, wag tayo maging reactive. Okay. So, next page, please. Ayan. So, konting exercise lang ito. Marunong ba kayo magpalakpak? Sige nga. Pakipalakpak nga. Palakpak. Ngayon, ang aking instruction, tumawa. Tumawa nga kayo. Tawa. Ayan. Si Natalie, nagtitita ko, tumatawa. Okay. Alam niyo po, dito, kasi instruction ito dito sa seminar, okay lang yung sunod-sunuran tayo, di ba? Palakpak, palakpak. Tawa, tawa. Pero can you imagine if outside this seminar, if outside in the world, you find yourself sunod-sunuran na lang din, wala kang say. Adi, anong klaseng tao ka? What does that do to your self-esteem? Wala kang sarili. Di ba? Wala kang sariling, ano nga lang ito? Sariling desisyon. Okay. Disposition kasi, po. Disposition. Ayan, salamat. No? Kasi, alam nyo yan ang pagkaiba ng isang reactive
active na tao at proactive na tao. Can we move to the next slide? Yan. Ang reactive kasi na tao, controlled siya ng sitwasyon. Kagaya ng sinabi ko, plakpak kayo! O di, mabait naman kayo ng participant, pumalakpak din kayo. Tumawa kayo! Tawa din kayo. Controlled kayo ng sinabi ko. Pero ang proactive na tao, controls the situation. So may sitwasyon, ang reactive na tao, kontrolado siya ng sitwasyon. Ang proactive na tao, controls the situation. Okay, let me give you an example. Simple. Ang reactive na tao, nagising siya sa umaga. Umuulan. Pagising niya, umuulan. Naku, umuulan. Meron pa naman akong meeting with the supplier. Di ba? Kunwari lang. Naku, may meeting pa naman ako ng supplier. Ha? Matraffic? Baha? Ano kaya? Naku, wag na lang. Sabihan ko na lang. Text na lang. Di na lang kami matutuloy. Di ba? Kasi mas masarap matulog. Okay. Umuulan. Now, the proactive na nanay is also waking up to the same morning. Pagising niya, umuulan. Ako, sabi ni proactive na nanay, umuulan. Meron pa naman akong meeting with the supplier. So, bigla, bilis. No? Kailangan makaalis ng maaga. Kailangan matupad ko yung meeting ko with the supplier. See, for the proactive na nanay, you know, the weather is there, the weather is bad, but I will not let the weather control my day because I control my day. Diba? I will not allow the situation to stop me. I will not allow the situation to prevent me from doing what I like because I can do something about it. Okay, so tingnan nyo itong reaction ng ano, reactive na nanay. Sabi niya, kasi ang nagpo-provide ng material namin ay nabaha. Kaya di kami naka-deliver. Oo nga naman. Wala akong kasalanan ha. Di ba ganun ang reactive na tao? Palaging wala siyang kasalanan. Wala akong kasalanan ha. Baha eh. Kaya hindi kami naka-deliver. Tingnan mo yung proactive na nanay. Nag-iisip siya way ahead. So sabi niya, naku, tag-ulan na. Kailangan makahanap ng ibang supplier from another province, another city, another town, di ba? Meron siyang ginagawa. Alam niya, tag-ulan na, darating na. Walang ano yan, you know, walang paltos, talagang dumarating siya. So let me do something already about that problem. Meron siyang pwedeng gawin. So yan po ang pagkaiba ng isang reactive at proactive na tao. And in terms of bringing up your self-esteem, if you can control, you know, some things, no, then that's very liberating sa iyo kasi ikaw ang may say eh, di ba? Hindi ka kontrolado. Hindi kasi ako makagalaw, di ba? Parang ganun din sa isa. Okay. So let's move to the next slide, please. Ayan. Kilalang-kilala mo ang reactive na tao. Kasi mabilis siyang pumutok. Ah, he is governed by his instinct, no? He acts on impulse. Ang proactive na tao has choice of response. He is governed by reason. So, kung baril pa yan, baril, ah, sasabihin ngayon ng reactive. Fire! Mamaya na siya mag-isip. Ang aim niya, later, tapos na siya, nag-fire na siya ng action, no? Whereas the proactive person, titingnan niya yung sitwasyon, and then, pag-aaralan niya, mag-aim siya, siguro mag-research siya, magtatanong siya, saka siya mag-fire, saka siya maggawa ng kanyang desisyon. Yan yung pagkakaiba. So, again, the proactive person looks at reason, no? Tinitingnan niya yung isa, governed by instinct. So parang ganito yan. Supposing may situation sa inyong bahay or sa inyong maliit na tindahan. Okay, itong si Danny o si Mario, let's say si Mario, eh pangatlong araw na niyang absent. No? At
Today, Mario reports for work. So, ang proactive na tao, ganitong gagawin niya. Uy, Mario! Tatlong araw kang nawala. Ano bang nangyari? Diba? Eh, papakinggan niya si Mario. Sasabihin, kunwari ni Mario, eh kasi, nanay, namatay po yung aking tiyohin. Ay, nasa bundok po. Wala pong signal. Diba? Pwede niyang sabihin niya. Kaya hindi po ako nakakapag-message sa inyo. Then, mag-iisip ako ngayon. I can have two actions, no? Before I fire, no? I can say, will I give Mario another chance? Kasi sinabi ko na sa kanya ito eh, na huwag kang mag-absent. Kailangan kung mag-absent ka man, ay magsabi ka sa akin. Will I fire him? Will I let terminate him? Or will I ask him, will I give him one more chance? And then I tell him this is the last, no? Pag ginawa pa niya next time, hindi na niya kailangan mag-report. That's the action that I can do. I can choose from the two. And then I can tell kung ano yung decision ko kay Mario. Now, ang reactive na tao, hindi ganyan. The same situation, ha? Si Mario, tatlong araw nang absent, and then suddenly Mario appears, no? Doon sa talyer, o doon sa kanyang maliit na kubo, where the beadwork is happening. Then you say, oh, ito reactive, ha? Mario! Dumating ka pa! Di ba? Pumasok ka pa! Wala na! Lumayas ka! Umalis ka na! Hindi ka na namin kailangan dito! Sige na! Alis na! Then, pinaalis mo si Mario. And then, na-realize mo, ay Diyos ko, bukas pala yung delivery. Kailangan ko pala si Mario. Eh, pinalayas mo na si Mario. Yan yung kaiba nila. Ang reactive, mabilis pumutok, di ba? Ang proactive, kalmado lang. Iniisip, ano ba yung sitwasyon? Ano bang magaling dito? Ano bang solusyon? Solusyon kasi ang proactive na tao. And again, in terms of putting up your self-esteem, the proactive person does it best. Next slide, please. Okay. So, yun nga, no? The reactive person is feeling-based. Sa feeling siya. Kung ano yung galit niya po. Ang proactive person, given the same situation, may feelings din naman siya, pero nangingibabaw yung values niya. Di ba? Ano ba yung tama? So, okay, ito yung sitwasyon. Sabi ng reactive na nanay, nako, ang kulit-kulit naman ng customer na yan. Pabago-bago siya ng size. Sabi niya noon, small. Ngayon, pinalitan ng medium. Ngayon, balik na naman siya sa small. Nako, sabihan niyo, di na pwede. Kasi galit na siya, naiinis na siya. Diba? Pailang beses na siyang pabalik-balik nito, inis na, buisit na si nanay, na reactive. Okay, let's go to the proactive nanay. Given the same situation, pabalik pa ulit-ulit din yung changes ng size. Pero the proactive nanay recognizes the value of the customer. Diba? Now, the proactive person will think of solution. So sasabihin niya, sige, gawin natin yung order niya, itabi na lang natin ito for another customer. Problem solved, di ba? Hindi mo naman tinapon, tinatabi mo lang for the next customer. So, talagang okay si nanay na proactive. Okay, next. Is this the last difference? Ayan, okay. Wag mo muna yung isa po. I-off. Tanggalin mo muna. Yes, okay. So, mga nanay, eto po. Ang the reactive person works on his circle of concern. Ang proactive person works on his circle of influence. So when I say work, ang ibig sabihin niyan, doon siya nakatuon. Ang mundo niya dito umiikot. No? So ang reactive na tao, dito siya sa sirkulo na ito. Yung mga concern, yung mga issues, yung mga problems. For example, concern ni nanay o ni tatay, yung traffic. Meron ba siyang magawa sa traffic? Diba? Wala naman. So yung mga bagay-bagay na nasa circle of concern, yan yung mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang traffic. Kontrolado mo ba ang bagyo? Hindi. It will come. Diba? Kontrolado mo ba ang oras? Whether you like it or not.
gagalaw. Kaya whether I like it or not, o 11:25 na. Diba? So gumagalaw ang oras, hindi ko yan kontrolado. Di nakapagtapos ng pag-aaral. Kontrolado mo ba yan? Tapos na yan eh. Bakit nandun ka pa rin? You're 50 years old now. And, you know, that's a thing of the past. Pero doon ka pa rin nakatingin. Pandemya. Oh, makontrol mo ba ang pandemya? Eh, may bagong variant na naman daw ngayon. Diyos ko, wag naman po. Diba? At mas malakas daw itong variant na ito. Hindi natin nakokontrol itong pandemya. Ibang tao, nakokontrol mo ba ibang tao? Sabi natin dun sa isang session ko, hindi nakokontrol ang ibang tao. Pero bakit? Bakit ang reactive na tao, dito siya nakatuon ng kanyang pansin? Sige, ako na lang din ang sasagot kasi wala na tayong oras. Alam niyo po kung bakit dyan nakatuon ang nanay o ang tatay na reactive. Kasi yan ang sinasabi niyang excuse kung bakit hindi siya successful o kung bakit, you know, he is experiencing failure one after another. For example, ganito yung sasabihin ng reactive na taong, "Hi, buhay!" Ay, nagdadrama ako dito. Nagro-roleplay ako. "Hi, buhay! Ang hirap ng negosyo! Kasi ang traffic bumabalik na, di ba? Grabe na ang traffic na yun. Kaya, isang biyahe lang talaga ako sa isang araw. Mabuti nga, natatapos ko pa. Gabi na yan, natatapos. Tsaka tingnan nyo, may bagyo na namang darating. Palagi na lang kaming binabagyo. Talaga naman, oo. Oras, anong oras? Pagdating ko sa gabi, mag-a-assignment pa kami na anak ko. Magluto pa ako para baon nila, no? The following day. Kaya, kulang na kulang ang oras. Tsaka, paano ba ako makipag-compete doon sa mga ibang nanay na kapagtapos? Hindi ako nakapagtapos. Kaya, ang hirap-hirap intindihin yung online-online na yan, no? Nako, hirap talaga ngayon. Pandemya pa. Diyos ko, paano ba talaga asenso ang buhay natin? At saka, eto, wag ka. Ito ang pinakamatindi. Yung mga tao ko sa bahay, ay nako, ang hina-hina nila. Wala silang alam. O diba? How will you move forward if that is your frame of mind? But let us look at the proactive person. Given the same concern, ha? Ang proactive person, meron siyang pwedeng gawin. Ayan, ang galing ni Miss Ram. Tamang-tama. So, traffic. As far as traffic is concerned, ano ang pwedeng gawin ng isang proactive na nanay? Depende. Kung meron siyang face-to-face meeting with a supplier or customer kasi may taste test or titingnan niya yung template or yung prototype, aba, eh, kailangan talagang pumunta siya sa lugar, di ba? And so, baka she will leave early as far as traffic is concerned or she takes another route or baka pwedeng, kung hindi naman taste test ito, pwedeng online meeting na lang. Meron kang magawa, right? Bagyo? Oh, payong up, di ba? Nag-attend tayo ng seminar na ito. Hindi na, oh, well, bagyo, I cannot stop the forces of nature. Talagang may bagyo, no? Nasa typhoon path kami, no? Ang Mindoro palaging dinadaanan, ang Palawan dinadaanan, di ba? Baha dito Marikina palagi. Pero merong payong up. Meron akong business continuity plan. Yan. So meron kang pwedeng gawin. Oras. Eh lahat naman tayo, 24 oras lang yung binigay ng Diyos. Kaya ang solution dyan ay prioritize. Diba? Manage your time. Budget your time. Now, sa issue ng reactive na tao, naku, hindi kasi ako nakapagtapos eh. No? High school graduate lang ako or vocational graduate. Mano naman, marami kaya kaming seminars, right? Maraming seminars ang ISCA Parate or yung cooperative ba namin nagbibigay ng seminar. Let me attend them and let me be knowledgeable more about my project. Okay. Naku, pandemya. So what? No? Ano ba ang concern mo? Kung sa selling, nandiyan ang online selling. Kung sa health, you observe the health protocols, magmask, magsocial distancing, di ba? Magpa-injection. Okay.
So there are things you can do with all these concerns at ibang tao. Ako, meron kang pwedeng gawin. Huwag ka lang mag-complain. You can talk to the person. You can communicate to the person and listen more. Ano ba ang problema? Or you can guide. You can mentor. You can teach the person, diba, to solve your problem. So see, the same problems, the same situations, but the proactive person has a solution. He chooses to focus on solutions, not on the issue itself. Okay? Next slide, please. So, are you more reactive or are you more proactive? It's your choice, no? But now that you have been given the difference, sana you choose to be proactive because it can be learned. And if you do this, if you accept 100% responsibility, if you stop on complaining, if you stop on blaming, it will not just raise your self-esteem, it will also develop you to become an effective salesperson and a better entrepreneur. Yes. And final slide. So, final slide. If you want your business to multiply and grow, it's up to you. Lahat naman kayo, you know, lahat mga nanay na kinausap ko at mga tatay. Tatay, nanay, ano po ang plano nyo sa negosyo nyo? Wala namang nagsabi na, lalang, basta lang, wala namang ganyan. Lahat ay nagsabi, gustong lumaki, gustong magkaroon ng outlet, more outlets. Gustong kung pwede lang may mga branches, kung pwede lang ang madistribute nila sa ibang provinces. No? So there's really the vision of expansion. And you can do that, nanay, tatay. No? First, you just have to be brave, di ba? Tanggapin nyo ang rejection. Sabi nga ng iba na sa atin dito, part po yan ng negosyo. It's part of the game. No? Huwag po kayong matakot sa rejection. At saka, kung may kakulangan kayo sa ibang aspeto, no? Nandito po ang Escaparate, nagbibigay sa inyo ng maraming seminars. And here's good news. We are going to partner with the Philippine Trade Training Center, that's PTTC of DTI, who will provide us with more technical programs, no? Tsaka sinabi nila, pwede din nila tayong mag-partner tayo with TESDA doon yung mga product development. Kaya relax lang kayo, nanay, tatay. Nandito po kami, nandito po ang maraming agencies to help you grow, no, and improve your state of life, no, and then be proactive. Nakita ninyo gaano kagaling isang proactive na entrepreneur. Always focus on solutions and things you can do something about. Kasi alam niyo po, meron naman talagang solution kung sa solution ka nakatuon. And then aim for quality, mga nanay, tatay. Quality product, quality service, because this is the only way to win. You know, ang customers natin na ngayon are learned, no? Mas learned sila kaysa atin. Mas educated sila sa atin. Mas marami silang apps, mas marami silang gadget to do research, no? They're always in the internet. So they know a lot of our product. So it is important that you improve your product, improve the quality of that, because that's the only way by which you can succeed. Kung hindi mo i-improve ang product mo or service mo, you will just get by. Marang, wala lang. Andiyan ka lang, present ka lang, nagbebenta ka dyan, di ba? Pero you will not grow. Ang inyong dream is to grow, di ba? And finally, please explore. When I say explore, new combinations of your products, di ba? Explore new flavors, di ba? Wag lang isang flavor, di ba? Yun, sabi ko nga, peanut butter na may cinnamon, peanut butter na may mint. Ito crazy idea lang, di ba? Kasi ang ice cream nga ngayon, combination na. Eh. Noon, ang ice cream, vanilla. Ngayon, ang ice cream sa isang galon, may ube, may mango, may vanilla, may strawberry. Di ba? Pinag-combine. If the big companies can do that, you know, we can also do it. We can start small,
see what you can combine, what flavors can you add, and then explore channels, no? Wag lang po yung traditional face-to-face, kasi nag-o-open up na ngayong market natin. Wag lang po sa palengke, wag lang po sa supermarket, no? You know, you can have Viber selling, but explore yung really online selling. And that is where iskaparate.com can help you. And all of you naman are already in iskaparate.com. And hopefully, you can maximize your participation in Iskaparate Store, iskaparate.com. And with that, I'll go to your assignment. Is that that? Yes. So assignment lang po ito. Ito po, list down your products or product. Identify why you get a rejection on your product. Diba? As being responsible for results, diba? Proactive na tayo ngayon. What can you do or what are you willing to do? And next question, being responsible for the results of your total business as an entrepreneur, what can you do to make it grow bigger and faster? Alam ko, yung iba sa atin naiinip na, di ba? Pero dapat may gagawin ka. Ano yun? So can you please just send this to my messenger? Kung nahihiya naman tayo na i-share this in the messenger room ng lahat, dito pwede nyo ipadala sa akin and then maybe I can help you with some of your plans. Okay? And so, finally, oh yeah, I'm in the last page. So, I'm sorry there's no more time for questions. If you have questions, please direct that to me, to my messenger page, and I will answer them. Okay, I'm in the end of my session. So, so with that, I'd like to say thank you to all of you. Thank you to the throng who stayed. You really stayed, no? Salamat po. Maraming salamat. So yung may mga questions, no? Utang ko po sa inyo, sasagutin ko po kayong lahat. But I just need to already cut the session. And with that, I'd like to say, mabuhay! Mabuhay kayong lahat, mga nanay, tatay, ate, at kuya. And have a good day. Thank you po. Thank you, Ma'am Evie. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Everyone. Bye. Pwede pong paki-on po ng video para dun sa picture. Sige. Naka-on na po ba yung karamihan? Yan. Sali po kayo, no? So maraming salamat dun sa dito nasa Zoom meeting at dun sa Facebook live streaming. Thank you very much. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Smile. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, salamat everyone. Po. Thank you, Ma'am Evie. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Bye po. Thank you.